live na po tayo. So, welcome po sa ating lahat na nanonood po ngayon sa ating URTV, so Unified Radio TV. So, welcome po sa inyong lahat. So, lalong-lalo na po sa mga first-timers, so sa mga hindi pa po nag-avail ng negosyo ni Unified. So, welcome po sa inyo lahat. So, bago po yung lahat, so good morning po pala sa inyo. Yan. So, yung iba nagtaka bakit good morning yon. So, good morning po kasi sa business is a sign of new hope, new opportunity, at saka new beginning. So, kaya po tayo, good morning po tayo lagi dito. So, ngayon po, I'm Christian Casoyla. So, all the way from Bohol. Yan. So, from Bohol, pero nandito ako ngayon sa Cebu. Yan. So, bago ko nakilala yung negosyo na to, so dati po akong call boy. Yan. So, mga call boy dyan na katulad ko. So, call center agent for 11 months. So, bakit 11 months lang? So, good news po kasi, 6 months na ako sa company. Yan. Di pa na-remit yung SSS ko. Kaya ngayon, nagtanong ako sa company, kailan ako i-absorb, ang sagot ng company, tanungin yung agency. Yan. So, may mga kakilala po ba tayo na ganun? Yan. So, ngayon, nagtanong po ako sa agency, kailan ako i-absorb? Ang sagot po ng agency, tanungin yung company. So, in short, pasa-pasa. So, naghanap po ako ng ibang opportunity. Yan. So, ako po isang computer engineering graduate. Ang good news po niyan, ako po ay naging nung nag-design po ako, ako po ay naging nurse. Yan. So, sino po ba yung mga nurse dito na nanonood? Yan. So, welcome po sa inyong lahat yan sa mga nurse. Yan. Grabe yung mga frontliner po natin, no? So, ako po isang naging nurse. Yan. Kung sa Bisaya po, nara sa balay. So, in short po, tambay. Yan. So, naging tambay po ako for 2 months. So, ang good news niyan, iba pala yung feeling na professional ka pero wala kang pera. Di ba? So, ngayon, yung ate ko na nasa UK, sabi niya na meron daw siyang travel and tour na negosyo tapos ako yun ang magdadala. So, di ba po yung di ba, pag travel and tour na negosyo ang pag-uusapan, dapat ang magdadala po niyan, gwapo, maputi, mataas, di ba, straight ang buhok. So, yung ate ko po, hindi po talaga siya nagkamali. Kasi po, ako po yung pinili niya, di ba? Ako po yung napili ng ate ko na ako po yung magdadala ng travel and tour business niya. So, sa atin po, we're so blessed ngayon kasi online. 'Di ba? Kasi kami po dati nung time po na pumunta po ako ng opisina nung first time po kong nakita yung negosyo na to, bumiyahe pa po ako. So sa atin po ito po yung tinatawag po natin na new normal. So we're so blessed na kahit saan ka mang lugar ngayon, nasa ibang bansa ka man, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede na pwede mong mapanood yung negosyo natin. Pwede mong makita kung gaano kaganda yung negosyo natin. Okay? So ngayon, sabi niya, ako di yung magdadala ng negosyo niya. So, nung nakita ko yung negosyo na to, grabe. Tatlong araw po ako hindi nakatulog sa ganda ng negosyo. So, bakit po tatlong araw? Yan. Kasi po, nakita ko sa negosyo na to, na dito po makukuha yung mga pangarap ko. Okay? Dito ko nakita na yung, nung bata pa kasi ako, ako po isang island boy, laki sa isla, pag pangarap po ang pinag-uusapan, wala po sa amin nun. Okay? Kasi yung pamumuhay lang po dun sa amin is pambot operator at saka fishing. Okay? So pag in terms of pangarap, walang-wala po talaga dun sa amin. Kaya nga nung nag-graduate po ako ng high school, sabi ng mama ko, hanggang dito na lang kami sa iyo magpapaaral, kung gusto mong mag-aral ng college, bahala ka na. Okay? Kaya naging tatlong araw ako na hindi nakatulog kasi nakita ko nga sa negosyo na to na pwede yung mga pangarap ko na natulog na din, pwede pala siyang makuha pa. Yan. Grabe, di ba? Pangarap. So guys, okay lang po ba pag-usapan po natin yung mga pangarap po natin? Okay? Ngayon lang po to. Mamaya po, pwede na po ninyo lang ulit kalimutan. Okay? Pero this time, grabe. Pangarap. Yan. Pag-usapan po natin yung mga pangarap po natin. First, grabe. So ano po ba yung mga pangarap natin? Baka po, ikaw, siya, katabi mo, magkatulad lang po tayo ng mga pangarap. So ano po ba yung mga pangarap po natin? First po, yan, pangarap. Yan, house and lot. House and lot, yan, di ba? Yan po yung pangarap po talaga natin na magkaroon po tayo ng sariling house and lot po natin. Magkaroon po tayo ng sariling bahay po natin, di ba? Ngayon, dito sa atin, magkano ba yung normal na house and lot lang, di ba? Aabot din yan ng million. Yung million na yon, ilang kwarto lang yun, gano'ng kalaki lang yun, di ba? So, pag nag-dream po tayo, dapat malakihan po talaga.
Di ba? Yun yan. House and lot. Ngayon, car. Yan. Kung meron kang sa magandang bahay, merong garage, ano bang ilalagay mo dun? Di ba? Dapat maganda rin sasakyan. O katulad po niyan, dream car. Hindi lang yung car, sabi nga nila, car sisses. Hindi lang isa. Kasi may kwento dyan eh. May isang boy, tapos may isang amo. Sabi ng amo, kuya, i-prepare mo yung sasakyan kasi lalabas tayo, mamamalingki tayo. Okay, yung boy pumunta dun sa garage. Tapos ilang minuto lang bumalik. Sir, ano po bang sasakyan? Yung red or yung black? Tapos sabi ng amo, yung black. Umalis naman yung boy. Ilang minuto na naman bumalik naman uli yung boy. Sabi ng boy, sir, ano po yung plate number? Di ba? Dami palang sasakyan. So guys, ganun po. Pag nangarap po tayo, dapat po talaga natin taasan. Car seizures. Hindi lang isa. Kung pwede, dalawa. Kasi meron nangyari sa iba eh. Kung nangyari sa iba, pwede din po mangyari po yan sa atin. Okay? So next, travel. Yan. Yung travel na hindi lang sa Pilipinas, pati abroad. Di ba? Napakasarap eh mag-travel. Di ba? Makapunta ka sa ibang lugar, makapunta ka sa mga tourist destination. Lalo na kung mag-travel ka, nakasama yung pamilya mo. Di ba? Kasi alam naman natin, pag nag-travel tayo, kung sino yung naiwan, siya yung chinichismis. Yan. Grabe, di ba? So, travel na kasama yung pamilya mo. Grabe. Magkano ba kailangan pera natin dyan para makuha po natin yung travel na yan? Di ba? Papalagay na lang natin, 1,000,000. Di ba? Kasama na yung dyan, budget sa mga bibilhin mo. So, ngayon, savings. Yan. Grabe. Napakasarap mag-travel, guys, lalo na pag mayroon kang savings. Diba? Yung travel na pag-uwi mo, wala kang problemahin sa babayarin kasi na-paid mo na yung lahat ng kailangan bayaran sa travel. Okay? Napakasarap, guys. Kasi ito ha, lalo na po pag mayroong emergency, tapos wala kang savings, nako, down po talaga tayo dyan. Kaya po, napakasarap na magkaroon po tayo ng savings. Kano ba yung target savings natin? 10 million? 5 million? Diba? Yung iba, 20 million. Yung iba, 100 million. So, depende kung magkano. Okay? Ngayon, education. Yan. Lalo na po sa mga parents na nandito ngayon, nanonood ngayon. Diba? Ano po yung pinaka-ultimate dream po natin para sa mga anak natin? Yan pong education. Diba? Gusto natin yung mga anak natin makatapos niya ng pag-aaral. Kung maaari, sa Lasal, sa Ateneo. Diba? Education. Laging ng parents natin na makapagtapos po tayo ng pag-aaral. Grabe. So, hirap po talaga na Ay, guys, sa mga dito, baka nagtaka po kayo. I'm from Bohol po, kaya po kayo magtaka kung nagka-Bohol-Bohol din yung pagsasalita ko ng Tagalog, ha? So, ngayon. Yan, business. Pangarap mo rin bang mag-business? Grabe, di ba? So, business is a big, talaga. Pangarap po natin ng lahat kasi hindi naman buong buhay natin magtatrabaho tayo, nangangarap din talaga tayo na magkaroon ng sariling business natin. Okay guys, kung yan, lahat ng yan, magkano yan, kung itutal po natin yan, di ba? Aabot yan ng 10 million, 20 million. Paano ba natin yan makukuha? Paano ba tayo magkaroon ng paraan? Ano bang mga paraan na kailangan natin para makuha yung natin, yung mga pangarap po natin? So first, yan. So meron po tayong mga paraan para makuha po yan. So yan, meron po tayong 3 ways to achieve our dreams. Yan. So ano ba yung una? First, yan. Ito yung una talaga is yung employment. Okay? So dito sa Cebu, yung basic yung basic salary dito is nasa almost 300 plus. So kung i-compute mo siya, nasa 8 to 9,000 a month. Okay? Yung basic salary dito sa Cebu. So ipagpalagay na lang po natin ha, na dito sa area namin, yung basic salary is 10,000. Okay? So 10,000. So pagtrabahuan niya po sa loob ng isang taon, so 12 months, so meron siyang income na 120,000. Typically, ang isang Pilipino na magtatrabaho yan 30 to 40 years. Okay? Ang isang Pinoy, normal na Pinoy magtatrabaho 30 to 40 years. So kung simula ka magtrabaho ng 20, mag-retire ka ng 50 to 60. So ipagpalagay na lang natin, nagtrabaho siya sa loob ng 30 years. Okay?
So sa loob ng 30 years, meron siyang 3.6 million. Grabe! Congratulations! Mayaman na po tayo kasi million na po yung kinita natin. Yan guys, kung yung 10,000 na yan, buo mo po yan na makukuha. Okay? Yung 10,000, buo mo po yan mailalagay po sa savings mo. Anong mangyayari dyan? Hindi ka nakakain, hindi ka na magbibili ng damit, hindi ka na mamasahe, hindi ka na maliligo, hindi ka na magbibili ng shampoo, ng sabon, di ba? Yung 10,000, kaya po, sabi nga eh, basic salary. Kasi napupunta lang po siya sa basic needs natin. So napupunta lang po siya sa pangangailangan natin. E paano po yung mga pangarap natin, which is yung wants po natin? Di ba kaya minsan nangyayari, nung bata tayo, sobrang laki ng pangarap natin, pero nang nakita natin yung realidad ng buhay, nung lumaki tayo, instead na yung pangarap natin is yung ano, mas malaki pa, nabaliktad. Lumiit yung pangarap natin kasi yung sweldo natin, yun yung ina-adjust natin doon sa pangarap natin. Yung pangarap natin, yung ina-adjust doon sa sweldo natin. Which is, dapat yung sweldo natin, kung kulang siya, dapat natin punan. Diba? So yan yung nangyayari sa mga normal na empleyado. Employment po talaga yung pag-usapan towards our dreams, to get our dreams, medyo ano po talaga, blurred po talaga siya. Pero hindi ko naman po sinasabi na lahat po ng empleyado blurred yung ano pangarap. Okay? So kasi meron din po namang mga ano, mga swerte po ng mga tao, yung mga tao pong kumikita po ng 6-digit. Oh, sino po ba sila? So mga seaman, di ba? Mga OFW, mga IT professionals, yung mga OFW na medyo maganda yung trabaho, di ba? So kumikita po sila ng 6-digit. Oh, ipagpalagay na lang po natin 100,000 naman yung kinikita nila. Okay? So times 12 sa loob ng isang taon, yan. So meron siyang 1.2 million. Okay? Contract na lang po, tatlong taong kontrata. So times 3, meron siyang 3.6 million. Yan. So bakit ko po siya pinakita? Ano po yung diferensya? Ang diferensya po is nakasave po siya ng taon. Nakasave siya ng 27 years ng pagtatrabaho. Pero ang good news, itong tanong. Ito, ilan ba yung lahat ba seaman? Diba? Lahat ba OFW? Lahat ba IT professional? Ilan lang, diba guys? Kaya piling-pili lang po talaga, pag empleyado ka, piling-pili lang po talaga na mga tao na na-hit yung dreams nila. Kasi in reality, for example na lang, employment, CEO, ilan po ba CEO sa isang company? Isa lang, di ba? Hirap talaga. Kaya kung employment yung ano, pag-usapan natin towards our dreams, you only walk to our dreams. Di ba? So, ang good news, meron po tayong pangalawa yan. Yan. So, yan po yung tinatawag po natin na traditional business. So, pangalawang paraan para ma-hit po yung dreams po natin. Traditional business. Ano po ba yung mga traditional business? Okay, traditional business po, like sari-sari store, computer shop, laundry shop, coffee shop, yan, mga traditional business. Okay? Sa traditional business, kung maliit yung capital, maliit din yung income. Okay? So, maliit din yung risk. Kung malaki yung capital, hindi siya guaranteed na malaki yung income at malaki din yung risk. So ano ba yung risk? Ano ba yung mga risgo sa negosyo? Yan. So pag-usapan po natin ano yung mga risgo sa negosyo. Baka kasi nag-iisip ka ngayon, gusto mo magsimula ng ng traditional business, kailangan mo muna itong malaman kung ano ba yung mga risgo dyan. So first, meron po tayong tinatawag na competition. Okay. So ito na lang guys. I-relate ko na lang po doon sa, ano, doon sa bahay po ng ate ko. Yung bahay ng ate ko, imagine ha, yung bahay ng ate ko, ganito yan. May tindahan. Sa katabi ng bahay ng ate ko, may tindahan. Lalakad ka lang ng konti, may tindahan. Lalakad ka lang ng konti, mayroong another tindahan. Lalakad ka lang ng konti, mayroong another tindahan. Paglabas mo ng kalsada, may tindahan. Ang nangyari, grabe, ito good news. Ang natira na lang ngayon, dalawang tindahan. Kasi nagsarado na. Competition. Sabi nga nila, Putumaya, ano ba yun? Ano ba yung sa, kapi-kapi Putumaya? Anong, yung sa Bisaya na ano eh. Bisaya yun na sabi-sabi yan. So yan yung nangyayari, competition. E paano?
kung yung puhunan mo maliit lang. Tapos, for example, pagpalagay na lang din natin, no? Gusto mong magtayo ng ano, magtayo ng barbecue. Yan, magtayo, gusto mong magtenda ng barbecue. 'Di ba? Malakas yung barbecue mo. Ang good news, nakita ng kapitbahay mo at ang anak niya nasa Japan. Nak, grabe nak. Si Mare, may negosyo siya, nag-barbecue, nagtitinda siya ng barbecue. Ang lakas na. Nak, pwede mo ba akong padalhan ng ano na? Pang-invest ng ano, magtatayo din ako ng barbecue. Di ba? Ang good news, lang week lang, nagtayo yung kapitbahay mo ng barbecue din. Ang good news niyan, may libre pang puso. Yan, no? Sa dito sa Bisaya, kasi dito sa Cebu, puso. Yun na yung hanging rice. Oh, may libre pang hanging rice. Yan. So, yan. Ang good news niyan, nakita ni Mang Inasal. Nagtayo si Mang Inasal. Anong meron kay Mang Inasal? Only rice. Di ba? So, anong nangyari ngayon sa barbecue mo? Di ba? Baka mayroong papasok dyan na customer. Excuse me po. Sir ba po? Sir po ba to? Di ba? So kaya po nangyayari, big fish versus small fish. Kaya pag negosyo po natin maliit, kinakain po talaga yan na malalaking negosyante. Yan po yung realidad na nangyayari ngayon, competition. Diba? So yan, pangalawa, calamities. So grabe, so bagong-bago lang po. Ano po bang nangyayari po sa ano sa Manila? Diba? Diyan sa Cagayan Valley. Dahil po calamities, wash out po talaga. Wala pong pinipiling negosyo. Okay, grabe, pag traditional business, ito po yung mga resgo po na kailangan nyo pong pag-aralan. O, katulad na lang po nangyari po sa Tacloban, wash out po. Sabi nga nila, pati daw ukok, no, wash out eh. Diba? So, calamities, hindi po natin mapipigilan talaga yan. Yan, ito, grabe to, human factor. Yung humanap ka ng tao na magbabantay sa tindahan mo, pero ikaw lang din yung binabantayan. Alam mo yun, o? Oh? Alam mo yun, kasi may mga naririnig ako eh, nagtayo ng sari-sari store, tapos ilang taon lang, yung nagbibinta, yung tindera, meron ng sari-sari store, tapos yung binantayan yung tandahan, nag-close. Di ba? Ang dami na kaya akong narinig na ganyan, human factor. Grabe. Ito, last. Yan, utang. O sa Bisaya pa, utang lipay, bayad likay. Yan. So, ano ba yung utang na yan? Grabe talaga yung utang na yan. Lalo na pag relatives po natin. Di po talaga pwede natin di pautangin pag relatives. Kasi pag hindi ka po nagpautang, ikaw po yung masama yung ugali. Oh, so utang, yan. So yan po yung mga risgo sa negosyo. Kung gusto po natin ma-hit yung dreams natin, pag traditional business po na paraan, medyo ano po siya, shaky po siya. So sabi nga nila, kung gusto mo ma-hit yung pangarap mo sa traditional business, you only drive to your dreams. Medyo mas mabilis na po siya kaysa ano, sa employment, yung pagta-traditional business, mas mabilis na po siya kasi marami akong nakita ng traditional business din na medyo umangat din naman yung buhay. Pero hindi ganun ka bilis kasi minsan yung iba umabot ng 30 years, 40 years bago yung buhay, di ba? So ngayon, mayroon po ngayong pangatlo. Ito po yung tinatawag po natin na law of leverage. So, ano po ba yung law of leverage? Okay? So, law of leverage is the ability to multiply your time, effort, money through other people. Yan. For example, ano po ba example nito? Okay. Yan. So, meron po tayong tinatawag dyan. Yan. Kilala niyo po ba po si McDo? Yan. So, si McDo po. So, si McDo, nag-originate po yung may-ari po niyan si, ano, si Ray Kroc. So, nag-originate po yan sa US. So, pag isang McDo lang ba, yayaman po ba si Ray Kroc? Hindi, di ba? Ang good news niyan, kung gusto mong magtayo ng McDo, kailangan mo ng 30 to 50 million para magkaroon ka ng McDo. Oh, kung sino po ba, medyo ano dyan, medyo mayroong savings na 30 million to 50 million, pwede po kayo magtayo ng McDo. So since hindi alam ni Ray Kroc na hindi siya yayaman kung isang McDo lang, ang ginawa niya, nagpa-franchise po siya. Okay? Pina-franchise niya po yung McDo. So saan po? So may franchising po sa US, so may nag-franchise po sa Europe, yan, sa Africa. Dito sa Philippines, yan, dito po sa atin, meron sa Luzon, sa Visayas, at saka sa Mindanao. Yan. So, for example na lang po dito. O, dito sa Visayas, dito sa Cebu. Yan. So, nag-franchise dito sa Cebu.
Merong bata bumili ng French fries. Yan. Ang tanong, yung bata na yon, nung pumasok siya, si Rick Rack ba yung nag-serve? Hindi, di ba? Ang tanong, nung bata na yon, nung bumili ng French fries, si Rick Rack ba yung nag-open ang door para sa kanya? Hindi. Pero nung time na yung bata na yon bumili ng French fries dito sa Cebu, kumita po si Rick Rack. Ganyan po yung law of leverage. Hindi na po si Rick Rack yung nag-serve, hindi na po si Rick Rack yung nag-open ng door, pero kumita po si Rick Rack. Yan po yung law of leverage. For example, katulad nito, may bumili ng French fries. Kumita ba yung Cebu na branch? Kumita. Kumita ba yung branch ng Visayas? Kumita. Kumita ba yung McDo Philippines? Kumita. Kumita ba si McDo International? Kumita. Kumita si Rick Rack? Kumita. Tawag po dyan, law of leverage. Yan po yung system, yan. Yan po yung system na ginagamit ni SM, ni Robinson, ni Ayala. At ang good news, yan din po yung system na ginagamit po ng ating company na si Unified Products and Services. Yan. So Unified Products and Services, guys, nag-start po siya last November 11, 2011. Yan. Kung gusto niyo po malaman kung gaano po siya ka-legit, 9 years na po yung company po natin, guys. Grabe. Sabi nga nila, malalaman mo kung stable yung company pag nakalagpas na po siya ng 5 years. Guys, 9 years na po yung company po natin. So, very stable po yung company po natin. So, ang may-ari po nito ay walang iba po kundi si Pres Emmanuel Manny Pascual. So, dati siya nagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas at saka accountant by profession. So, ito po yung mga company ni Pres. Pascual Group of Companies. Grabe, napakaraming company ni Pres at isa na po yan yung negosyo po natin na si Unified Products and Services. Okay? So ngayon, in terms of legalities, yan, meron po tayong SEC registration, yan, meron din po tayong BSP registration kasi ang negosyo po natin is remittance, kaya meron po tayong dyan. Tapos meron din po tayong business permit. Yan. Ngayon, so sa ganda po ng negosyo po natin, yung main office po natin sa Quezon City, pero nag-expand na po siya. Kasi meron na po tayong office sa Bacolod, sa Cebu, sa Butuan, sa Davao. At ang good news niyan, hindi lang local kasi pati international. Meron na din po tayong mga offices doon. Meron po tayo sa Hong Kong, sa Malaysia at saka sa Dubai. Grabe. Guys, sabi nga, global business for global community. Kaya yung negosyo po natin, hindi lang Pilipinas, pati abroad. Pwede po siya. Ang good news po, online yung negosyo natin. Kaya walang problema kung saan ka mang area ngayon. Okay? So yan, so ano po ba yung main product natin? So yung main product po natin is yung tinatawag po natin na e-cash. Ano po ba yung e-cash? Pagpunta ka kay Globe, GCash, di ba? Pagpunta kay Smart, Smart Money. So pag e-cash po yung pag-usapan, kay Unified po yan. Ano po ba yung e-cash? E-cash or electronic cash. Yan, so electronic cash. Okay? Kung magustuhan mo po yung negosyo, bibigyan ka po ng company na tinatawag po namin na e-cash account. So ano po yung e-cash account naman, Sir Christian? So yung e-cash account, para po siyang Facebook. Diba sa Facebook, meron tayong sariling username, meron tayong sariling password, tapos pagpasok natin doon, like, share, comments, feeling happy, feeling great, feeling joy. Ang tanong, pag wala kang negosyo sa Facebook, kikita ka ba? Hindi, diba? So ngayon, ang good news, meron din po tayong sariling username, meron tayong sariling username at password. Tapos ang pagpasok po natin, negosyo. Ang tanong, pag negosyo, pag-usapan, may income ba? Siyempre, may income. So, ano po ba yung mga negosyo yan, Sir Christian? Yan. So, ito po yung mga negosyo po natin. First, meron po tayong remittance. Remittance business. Yan. Kung familiar po kayo kay Lulier Pawn Shop, Palawan Pawn Shop, Cebuana Lulier Pawn Shop, di ba? RD Pawn Shop. Pawn Shop yung pangalan nila. Pero yung main services na ino-offer nila is pera padala. Di ba? Remittance business. Kung gusto mo pong magkaroon ng sariling remittance business, si Western Union lang po yung nagpa-franchise dyan, which is 1 million. Eh kung wala kang 1 million, paano? Ang good news niyan, no need mo na po magpalabas ng 1 million. Kasi po, yung remittance business natin, nasa loob na po yan ng ating e-cash account. Grabe, di ba? May e-cash account ka, meron kang sariling remittance business. So ang pangalawa, meron po tayong ticketing business. Alam naman po natin ang Philippines is one of the tourist destination. Kung gusto mong magtayo ng sariling
ticketing business mo or travel and tour business mo, kailangan mo mag-ban po niyan sa mga airlines, which is 300,000 to 500,000 per airline. Ang tanong sa local, ilan po ba yung airline po sa atin sa domestic lang? May PAL, may AirAsia, may Cebu Pac, may Zigo, may Zis Air. Okay, yan na lang. Pagpalagay na lang natin lima. Tapos nag-cash ban ka ng 300,000 pesos. O magkano yan? 1.5 million din yan ang aabutin yan para meron kang domestic na ticketing. Ang good news niyan, kung gusto mo magdagdag ng international, kailangan maging member ka ni IATA. Diba? Ang good news, magkano ba yung franchising sa IATA para maging member ka sa IATA? Kailangan mo din magpalabas ng million. So ngayon, pag may e-cash account ka, mayroon ka ng ticketing business. So yun yung ano guys, napakagandang negosyo po natin. Yan, meron din po tayong bills payment business. So bills payments, normally saan po ba tayo nagbabayad ng bills? Sa SM, sa Robinson, sa Ayala, di ba? So ngayon, pag nagbabayad tayo ng bills, yan. So normally, kung gusto mo magkaroon ng ganitong negosyo na bills payments, so Bayad Center lang yung nagpa-franchise dyan, so which is owned by Meralco. So Bayad Center is 700,000 to 1.2 million. Kung wala kang ganung kalaking kapital, sorry na tayo, di ba? Ang good news niyan, pag may e-cash account ka, meron ka agad automatic bills payment business. Yan! Grabe! At ang good news, ito pa, good news guys ha, kasi si Bayad Center mismo, official partners na po ng ating company na si Unified Products and Services. Yan! Grabe no? So ngayon, meron pa po tayong pang-apat, which is yung tinatawag mo natin na loading. So I'm privileged to say that we are the first company na nag-offer po ng hindi lang po local loading, kundi pati pa po international loading. Di ba? Grabe, international loading guys, pwede mong i-load kahit nasa Pinas ka. Iba yung negosyo mo pa ganun. Di ba? So meron po tayong sa domestic loading, yan yung mga Globe, mga Sun, mga Smart. So meron tayo yan, meron din po tayong mga call cards. Yan. So kung gusto mo, pag meron ka pong e-cash account guys, meron ka na po agad automatic na loading business. So yan. So meron din po tayong hotel booking. So ang kagandahan po nito kasi local at saka international po ng mga hotel yung connected po sa atin. Tapos meron din po tayong travel and tours. Ano po ba yung travel and tours? Yun po yung mga 3 days 2 nights to Boracay, 3 days 2 nights to Hong Kong, 3 days 2 nights to Palawan. So yan po yung mga travel and tours na pwede din po natin ma-offer kapag meron ka pong e-cash account. Yan. Tapos meron din po tayong insurance. Yan. So pag member niyo po kay Unified, automatic bibigyan po kayo ng company ng 100,000 personal accident insurance plus 10,000 burial assistance. At ang good news, wala pa pong naka-claim. Yan. Baka po meron po diyang gustong mag-claim. Joke lang po 'yan ha, 'di ba? Guys, 'yan po yung mga negosyo po natin. Sir Christian, sobrang ganda naman yung mga negosyo niyan na 'yan. Magkano po ba 'yan? Yan, no? 'Di ba? So, yung mga binanggit ko po, aabot po talaga 'yan ng 4 to 5 million para magkaroon ka po kung gusto mo magkaroon ng ganitong negosyo pa isa-isa sa labas, aabot po yan ng 4 to 5 million. Ang good news, kasi dito po sa Unified, inoffer lang po yan ng company po natin for only 14,998. Imagine, 14,998 lang. One-time investment po yan, lifetime benefits, wala pong kuta, walang maintenance fee, walang renewal fee. So hindi po siya refundable, pero pwede po siyang i-transfer po sa pangalan ng pamilya po natin. Diba napakagandang negosyo? One time ka lang magbabayad, tapos yan na yung negosyo mong makukuha. 14,990, napakamura. Diba napakamura? Kung nyo yung sinabi ko kanina, na pag inaisa-isa natin yan, so aabot ng million, tapos dito 14,998 lang. Grabe. Kaya nga nung nakita ko yung negosyo na to, hindi po ako mahilig sa negosyo ha, kasi yung papa ko maraming negosyo, pero wala pong umasenso talaga. Kaya ako, naisip ko, hindi ako magninegosyo kasi nakita ko sa papa ko na hindi siya umasenso. Pero nung nakita ko yung negosyo na to, guys, grabe, para mong nabuhayan po yung loob ko na magnegosyo. Kaya po nandito ako sa harapan nyo kasi nakita ko po, 14,998 lang yung capital. Diba? Sir Christian, maganda yung services po natin, maganda yung negosyo natin, maliit lang yung capital, pero paano po ba tayo kikita dyan? Diba? Yun yung normally na mga tanong po natin. Paano po ba tayo kikita dyan? Okay? So first, yan. Remittance po tayo, no?
So, partners po natin si Buana, si Mr. Union, si Smart Money, meron din Ditas, mga bank. So, marami pong mga partners po natin sa remittance. Pero ito po yung pinaka-primary po talaga na pinopromote po namin. Ito yung tinatawag na e-cash to e-cash. So, ano ba yung e-cash to e-cash? Okay? So, pagpunta ka sa Cebuana, magpapadala ka ng pera sa Cebuana, i-claim sa Cebuana. System to system. Cebuana to Cebuana. The more na lalaki yung padala mo, the more lalaki din yung charges. Tama? So, ngayon, dito po sa atin, sa Unified, meron po tayong tinatawag na e-cash to e-cash, which is member to member. System to system din. Na kung saan, any amount up to 50,000 na padala mo, only 25 pesos na po ang charge. Imagine. Up to 50,000, 25 pesos lang ang charge. Grabe. Napakagrabe po talaga. Di ba? So kaya yan po yung pinopromote po namin kasi isa po yan sa pinaka-lowest rate in terms po sa remittance dito sa Pilipinas. 25 pesos lang, oh, pwede ka na mag-send ng 50,000 yan. Di ba? O, try mo dun sa mga ibang remittance center. Magkano yung 50,000? Sobrang mahal. So sa atin, 25 pesos yan. Kaya yan po yung pinopromote po natin. E-cash to e-cash. Okay? So ngayon po, meron po tayong pangalawa, yung tinatawag po natin na domestic ticket. So sa domestic ticket po, ano po ba yung ibig sabihin nun? Nag-book ng ticket from Cebu to Manila, Cebu to Davao, Cebu to Boracay. So yan po yung domestic ticketing. Okay. Ang good news niyan, so paano tayo kikita dyan sa domestic ticketing, Sir Christian? Yan. Earn through markup from 150 to 500 pesos per way per person po yan. Okay? So, pagpalagay na lang po natin ito. Nakita mo yung negosyo. Excited na excited ka. Pinost mo sa Facebook mo. Thanks God. Yan. Open na ang aming travel and tour business with remittance. Book your ticket now. Grabe, di ba? So, yun yung i-comment mo. Tapos, yung mga ads natin, yun yung gamitin mong ads, i-post mo sa wall mo. So, meron lang pong dalawang tao magtatanong yan. Kung una, grabe, mare, kahapon, nangutang ka pa ng 1,000 sa akin. Ngayon, meron ka ng travel and tour business. Diba? Yun yung unang friend mo. Paano mo ba yan ginawa? Pangalawang friend, magtatanong yan, mare, grabe, ganda ng negosyo mo. Pabook nga ako ng ticket Cebu to Manila. Okay? Diba? Cebu to Manila. Domestic yan. Okay. Yung system po natin, ang concept po ng system po natin is para po siyang SIM card. So sa SIM card, pag wala tayong load, di tayo pwedeng mag-text or mag-call. Diba? So sa atin din sa system po natin, 14,998 is a franchise fee or bayad po sa system. So para po natin magamit yung mga services, lalagyan lang po natin yan ng pondo. So ang kagandahan po niya, kasi wala po siyang ano sa pondo, kung magkano lang yung gusto mo pondo, wala pong problema. Okay, as long as kasya siya doon sa transaction mo. Okay, pagpalagay na lang po natin, nagpondo ka po ng 5,000 pesos. So asan tayo pwede magpapondo? Pwede sa mga outlet po natin, pwede din sa mga banko, pwede din sa mga partners natin na maraming pondo. Okay? So ngayon, nagpondo ka ng 5,000 pesos. Ang good news, yung friend mo na nagpabook ng ticket Cebu to Manila, chineck mo sa system, may nakita ka na 1,000 pesos. Since friend mo siya, sa Bisaya pa, wailuluoy, sa Bisaya yun ha, sa mga Bisaya na nakarelate dito, tatawa siguro yan sila. Okay, wailuluoy sa Bisaya pa, nag-markup ka po ng 500 pesos. Grabe, di ba? Oh, so yung ibibigay ng nabayad ng friend mo is 1,500 pesos. Okay? So yung income mo na po dyan is tumataginting na 500 pesos. Pero ang good news po niyan, doon sa pondo mo na 5,000 pesos, only the 1,000 pesos ang madidak. So yung 500 pesos na yan, kaching-kaching mo na po yan. Imagine, in just 3 to 5 minutes, kaching-kaching ka 500 pesos. Yan po yung rason. Isa sa rason po guys kung bakit ko po ginawa si Unify. Kasi nung nagtatrabaho po kasi ako, yung sweldo ko po, 8 hours ko pong pagtatrabaho is 550 pesos. Pero nung pinakita po yung negosyo natin na ganito, makabuka lang in just 3 to 5 minutes, meron ka ng 500 pesos. Doon po ako nabaliw. Doon po ako nabaliw. Sabi ko, grabe, hindi ko na pala kailangan magtrabaho ng 8 hours kasi sa negosyo pa lang ito, makabook ako ng isang ticket, sold na ako. Diba? Ang good news niyan, one way lang po yan. Diba taga Cebu yung friend mo?
taga Cebu. Babalik ng Cebu. Okay. Round trip, meron kang 1,000 pesos. Normally, ang Pinoy, pag nagta-travel yan, either family or grupo. Kasi pupunta nga lang ng CR, magtatawag pa yan kung sinong kasama pupunta sa CR. Diba? O. Pagpalagay na lang po natin, 5. Grupo or family. Tapos round trip, meron ka po niyang 5,000 pesos. Imagine, 5,000 pesos, 5 booking mo lang, meron ka ng 5,000 pesos. Diba? Napakaganda. Napakagandang negosyo, guys. Grabe talaga. So ngayon, meron din po tayong international ticketing. Yan. Sabi ko nga, international ticketing. So, biyaheng Cebu to Korea. Yan. Biyaheng Cebu to Japan. Mga ganon. Biyaheng Manila to Europe. So, yan. Mga international ticketing. So, paano tayo kikita dyan? So, sa international ticketing, aircrew markup from 750 to 1,000 pesos per wheel per pax. Ngayon, pagpalagay na lang po natin, yung minarkup mo is 1,000 pesos. Okay? So, 1,000 pesos yung minarkup mo. Tapos, yung round trip na ticket, kasi pag normally, nagta-travel tayo abroad, tapos hindi tayo magtatrabaho doon, hindi tayo OFW, normally, may ano talaga yan, round trip ticket talaga yan, kasi hindi ka makakalabas kapag wala kang round trip ticket. So, pagpalagay natin, round trip ticket, meron kang 2,000 pesos. Pagpalagay na lang din natin, grupo. 5. Yan. Meron kang 10,000 pesos. Imagine guys, imagine nyo po. Makabook ka lang po ng 5 domestic at saka 5 international. Sold na po yung 15,000 mo. Bawing-bawi na po yung 15,000 mo. Ticketing alone. Kaya ROI po sa negosyo natin, sobrang bilis lang po talaga. 5 ticket domestic, 5 ticket international, 15,000. Good or very good business? Very good business. Kaya napakaganda po ng negosyo po natin, guys. Yan. Pangalawa, no, bills payment. Yan. Sabi ko nga, saan tayo normally nagbabayad ng bills? Sa SM, sa Robinson, sa Ayala, di ba? So, pag nagbabayad tayo ng bills, namamasahe, nauulanan, naiinitan, nagugutom, pagdating nakalinya pa, di ba? In return sa convenience mo, guys, na hindi ka na pupunta pa sa mga bayad center, hindi ka na mamasahe, hindi ka na maiinitan, hindi ka na magugutom, hindi ka na lilinya, di ba? Yung system po natin, meron po tayong tinatawag na convenience fee, which is 10 pesos. Yan, 10 pesos convenience fee. Di ba? Kasi, kwento ko lang. Doon sa bahay ng ate ko, nung doon pa ako sa bahay ng ate ko, magbabayad ako ng bills, Globe bills, sa isang mall dito sa Cebu, sa Lapu-Lapu sa Cebu. Sasakay ako ng dalawang tricycle. 8 pesos, tapos another 8 pesos. So, 16 pesos na yon. So, tapos balikan, another 16 pesos. So, ibig sabihin, gagastos ako ng 32 pesos para magbayad ng bills. Di ba? Ang good news niyan, nung may system na ako kay Unified, only 10 pesos na lang yung babayaran ko. Very convenient, very convenient. Nakasave, nakasave. Ang good news, yan yung ginawa ko sa mga neighbors namin doon. O, dito na kayo magbayad ng bills. O, ang ginawa ko, humingi na lang ako ng system charge. O, service charge. Yan. So, kasi sa atin, pwede tayong humingi ng 5 to 15 pesos per transaction. So, sa akin, hinihingi ko is 10 pesos. So, instead, nagagastos kami ng 32 pesos. Yung mga neighbors namin, gagastos ng 32 pesos. Ngayon, ang magiging gasto na lang nila is 20 pesos. Kasi 10 yung sa system, tapos 10 yung income ko. O, pagpalagay na lang po natin, meron kang 10 transaction sa loob ng isang araw. Oh, 10 times 10, which is meron kang 100 pesos. Times 30 days, meron kang 3,000 pesos. 3,000 pesos extra income. Grabe or grabe? Napakagrabe po. Kasi yung 3,000 na yan, pwede mo na yung pangbayad sa bills mo eh. Sariling bills mo, di ba? Tubig, kuryente, internet. Oh. Yung kinikita mo sa pagta-transact ng bills, pwede mo ang gamitin pangbayad sa pangbayad sa bills mo. Diba? Ganun po siya. Ganda. Guys, grabe. Yan. Meron po tayong pangatlo, yung loading po natin. Pang-apat na pala. Loading, no? Yan. So, universal loading. Yan. So, ang good news po niyan. Diba? Kasi, ito. Paano tayo kikita niyan? Earn from outright commission. Every load wallet transaction, you will get 2% discount. So, ano yung paano po yan, Sir Christian? Diba sabi ko kanina,
nagpondo ka ng 5,000 pesos. So yun yung primary na pondo natin na which is yung e-cash fund. Okay, yan yung e-cash fund natin. Every time kasi na i-convert mo yan, itra-transfer mo yan, papunta sa load wallet para makapag-load ka, automatic kasi meron kang 2% discount yan. So ibig sabihin pala, kung nag-convert ka ng 1,000 pesos from your e-cash fund papunta sa load wallet, automatic meron kang 20 pesos income, wala ka pang transaction. Grabe, grabe. 20 pesos, wala kang transaction, makita ka na agad. Ang good news niyan, every load transaction, you will get 2 to 4% discount. Depende po yan sa mga telco. Kasi yung ibang telco, may mga telco na 3%, 2% yung ano, discount 3% plus. Yan. Diba? So, ang good news niyan, kasi, normally, pag nagpapaload, may mga nagpapaload sa atin, nagdadagdag pa tayo ng 2 pesos, 3 pesos. Natry ko nga sa Manila eh. Gabi yun, yung single 5 pesos, tinanong ko, te, bakit ang mahal naman 5 pesos? Sabi niya, night shift differential. Alam mo, kasi gabi daw, kaya 5 pesos yung charge. Imagine. Yan. O, yan po guys. Imagine. Sa loading alone, ilang beses ka kikita? 3. Nag-transfer ka, nag-convert ka, meron kang 2%. Nag-load ka, meron kang 2 to 3% another discount. Nung nag-load ka, meron ka pang 2 to 3 pesos na hiningi. Loading alone guys, ha? 3 beses ka nang kikita niyan. Grabe, napaka-grabe po talaga, di ba? Yan. So ngayon, ito insurance. Ito, napakagandang negosyo din to eh. Grabe talaga to, insurance na to. Kasi po, so paano po tayo kikita niyan? Yan. So, paano tayo kikita? Earn through commission from 200 pesos to 250 pesos per pack. So, kasi sa system po kasi natin, sa Malayan Insurance, personal accident insurance po yun eh. So, 100,000 personal accident insurance plus 10,000 burial assistance, which is 80 pesos lang po sa system natin yon. 80 pesos lang po sa system natin yon. Imagine, so pag IPG naman, 75 pesos lang. Sobrang mura talaga, di ba? Yung, kaya nga yung iba nagtatanong, sobrang mura naman yan, sir. Ganun po talaga. Kasi big time po yung negosyo natin. Kaya nakakuha po tayo ng mga ganyang mga ano, na mura. Okay? So ngayon, pagpalagay mo na lang, benenta mo siya ng 300 pesos. Okay? 300 pesos. Ngayon, yung ano na yon, 20 pesos na yon, binayad mo sa ano, nagpa-print ka para sa policy nila na ibibigay mo sa client. Kaya meron kang 200 pesos na income. Okay, pagpalagay na lang natin, meron kang 5 transaction sa loob ng isang araw. So meron kang 1,000. Okay? Times 30 days, meron kang 30,000 pesos. Guys, sarili mo pa lang po yung ano ha, sarili mo pa lang po yung transaction. Hindi pa po dyan sinama yung tinatawag natin na sub-agent. Na kung saan pwede kang maghanap ng mga kakilala mo na walang trabaho, walang ginagawa, tapos tuturuan mo sila na magbenta ng insurance. Na kung saan, guys, believe me, pwede kang kumita ng 300,000 sa insurance alone every month. Kung paano po yun, mag-join po kayo, ituturo po namin yan. Okay? So ngayon, yan po yung sa insurance po natin. So, 3 ways to open our e-cash account. So, 3 paraan po para ma-open po yung account po natin. First, meron po tayong website application. So, yan po yung website po natin. Type nyo lang po unify.ph. Yan. Tapos, yan po yung loob po ng system po natin. So, makikita nyo po yun yung mga airlines dyan. So, ang gandahan po ng system po kasi natin, lahat na po ng airlines, sa isang click mo lang, lalabas na po siya lahat. So, hindi po katulad sa, ano, mag-online ka na kung saan, open ka ng PAL, open ka ng Cebu Pack, open ka ng AirAsia. So, mamimili ka. Dito po sa atin, lahat po yun na flight, i-display na po yan ng system po natin. Ganun po kaganda yung negosyo po natin. Okay? So, ngayon, ito po yung sample po ng ticket. Yan po yung ibibigay po sa mga client natin. So, ngayon, paperless na tayo. Eh. Pwede mo na lang i-send sa email or sa messenger. Yan, kasi guard na lang titingin dyan. Tapos ito po yung desktop application po natin, yan. So yan makikita niyo po yung mga services at nandiyan po yung ano yung kuya ko. Yan si yung kuya ko po nandiyan po siya. Tapos ito po yung pin ano, very handy sa lahat kasi pwede mo siyang mabitbit kahit saan. May Android phone ka ngayon, download mo lang to through Google Play Store. Login ka using username and password mo. Nasa trabaho ka man, nasa ibang bansa ka man, ano mang ginagawa mo ngayon, nasa bahay ka man, pwede mo siyang gawin. Kasi pwede siyang install sa cellphone mo.
alam mo naman yung Pinoy, ang hilig sa ano, ang hilig sa cellphone. Kaya nga tinatawag tayo na ano eh, ano ba yan? Sa Facebook, number one. Sa Facebook, sa ano, social media, di ba? Tapos sa texting capital, number one yung Pilipinas din. So, mahilig talaga sa ano yung Pinoy. Kaya ito guys, sa cellphone mo lang, dala-dala mo na yung negosyo mo. Di ba? Napakaganda. So, ngayon, yan. Ang good news po niyan kasi yung pinakita ko po ng mga services po natin, yung lahat ng kitaan doon, only 20% lang po yun. Grabe naman yan, Sir Christian, 20% lang. Yes, guys, only 20% lang po yun. Ito po ang pangalawa, ito po yung 80%. Yung una po, yun yung first option po natin. Ito po is second option. So, optional po ito ha. Depende po sa inyo kung gagawin mo o hindi. Pero kung gusto niyo pong kumita na, yayaman pa, I suggest gawin nyo to. So, paano po siya? Diba sabi ko kanina, nung nag-post ka sa Facebook, mayroong dalawang taong nag-inquire sa'yo. Yung una, nagpa-book ng ticket. Tapos yung pangalawa, nagtanong sa'yo kung paano yung negosyo na yan. Diba? Oh, nagtanong siya, paano yung negosyo na yan? Kung yung friend mo na yon na nagtanong sa'yo kung paano yung negosyo na yan, pag nagustuhan niya yung negosyo, tapos mag-avail siya sa system, guys, bibigyan ka po ng company ng direct referral incentives na 1,000 pesos. 1,000 pesos, masaya na nga tayo sa libreng sabaw eh. Di ba? Masaya na nga tayo pag humihingi tayo sa mang inasal ng libreng sabaw. Dito pa kaya 1,000 pesos na ibibigay sa iyo ng company? Di ba? Saan tayo makakapulot ng 1,000 pesos? Sweldo nga natin na 8 hours natin pinagtrabahoan, hindi pa umabot ng 500 pesos eh. Di ba? Kaya ito, napakaganda. For example, kayan. Sa dami ng yung friends. So ilan ba yung mga Facebook friends natin ngayon? Grabe, 'di ba? So sa dami ng yung friends. Mayroon lang dalawa na nagkagusto sa system. Nagkagusto sa negosyo. Si friend A, pagpasok ni friend A, meron siyang 1,000 pesos. At saka si friend B, pagpasok ni friend B, meron siyang another 1,000 pesos. So imagine guys, dalawang tao pa lang, automatic meron ka ng 2,000 pesos. Ang tanong, ilan ba yung friends mo? Kasi pag walang dalawang friends na maniniwala sa iyo about sa business po natin, guys, change your friends. 'Di ba? Kasi walang maniniwala eh. Change your friends. Yo, 'yan yung gawin natin. So, ito ang kagandahan po. Pagpalagay na lang po natin sa dami ng friends mo ngayon, merong 15 friends na niniwala sa iyo. So 15 friends times 1,000 pesos, meron kang 15,000 pesos. Ang good news po niyan, guys, unlimited po yan as many as you can. Di ba? Unlimited as many as you can. Kung marami kang friends ngayon, lalo na kung sikat ka na, nako guys, hindi lang 15,000 yung makukuha mo. Grabe pa. Di ba? Yan yung tinatawag po natin na direct referral incentives. So, yung pangalawa, yan, yung tinatawag po natin na indirect referral incentives. Paano po ba yan, Sir Christian? Earn from your second generation down to your 10th generation. Okay, for example, yan, bibigyan ka po ng company ng 60 pesos. Paano po yan, Sir Christian? Oh, ikaw yan. Okay, meron kang friend, si friend A at saka si friend B. Okay? Possible din ba na si friend A at saka si friend B, meron silang set of friends na magustuhan yung business? Very possible. Bakit? Kahit nga yung magkakambal eh, iba-iba yung friends, di ba? So, possible. So, for example, oh, sa friend A, si friend A, meron pumasok si friend number 1. Okay? Siyempre, si friend A yung nag-share nun, siya yung may 1,000 pesos. Pero since dahil sa'yo, si friend A nakapasok, meron ka pa rin incentives dyan, which is, meron kang 60 pesos. Okay? So, si friend number 2 pumasok, si friend A may 1,000, ikaw meron kang 60 pesos. So, si friend number 3 pumasok, si friend B may 1,000, meron kang 60 pesos. Si friend number 4 pumasok, si friend B, merong 1,000, ikaw meron kang 60 pesos. Okay, guys. 60. Grabe. 60 po yan, guys. Up to 10th level generation po yan, ha? Imagine nyo lang po yan, oh. 10th man computation po yan. So, kung yung friend mo na yan, na nagkaroon din sila ng dalawang friends, tapos meron kang 60, imagine, pagdating ng 10 month mo dito sa negosyo natin, meron ka na pala agad kikita na, kikita ka na pa agad,
kanapalaagan ng 61,320 pesos sa kabila. Tapos sa kabila, another 61,320 pesos. Imagine, sino ba yung magbibigay sa'yo ng 60-60? Wala. Di ba? Bonus nga eh. 13 man nga eh. Pahirapan pa. Di ba? So yan. So yan po yung tinatawag po natin na indirect referral incentive. So meron po tayong pangatlo. Yan. Which is yung tinatawag po natin na sales match bonus. Ano po yung sales match bonus? So ito po yung tinatawag natin na SMB. Okay? So yung SMB po ano, sa labas, nakakalasing. O to, dito po sa ating SMB po, nakakabaliw. Bakit po? For example, bibigyan ka po kasi ng company ng 1,500 na sales match bonus. So paano po ba yan, Sir Christian? Yan, ikaw yan. For example, ikaw yan. Kailangan mo lang po mag-create ng left team at saka right team. Kasi yung system po natin is binary. Binary which means dalawa. Binary, dalawa. Okay? So left team at saka right team. Si Prene pumasok sa yung left. Si Prene B pumasok sa yung right. Okay? Pagpasok ni Prene, may 1,000 ka. Pagpasok ni Prene B, may 1,000 ka. Sabi ng system, na pag may ma-detect na papasok sa left at may papasok sa right, mag-prepare siya. Bibigyan ka ng bonus. Okay, na-detect ng system, may pumasok sa left, may pumasok sa right, 1,500. Imagine, sa dalawang tao pa lang pala, pwede ka na kumita na 3,500 pesos. Dalawang tao, 3,500 pesos. Ang good news, ito lang po yung sabi ng system. Pag may papasok sa left, may papasok sa right? May pumasok ba sa left? Meron. May pumasok sa right? Meron. 1,500. May pumasok sa left? May pumasok sa right? 1,500. May pumasok sa left? May pumasok sa right? 1,500. Imagine guys, 1,500 pesos. Ito yung guys, huwag nyo ituro sa, ano, sa paralan. Kasi sa paralan, sa mga anak nyo. Kasi nangyari dito sa Cebu yan eh. Tinuro sa anak. Eh, na-question yung teacher. Bakit? Kasi sa eskwelahan, 1 plus 1 equals 2, diba? Eh, yung bata, laging sumasama sa opisina. Laging nakikinig ng orientation natin, offline orientation natin. Pumasok sa bata yung ano, isa sa left, isa sa right. Tinanong ng teacher, 1 plus 1, ang sagot pa naman ng bata, 1,500. Kaya, nagtanong yung teacher, oh, Jan, saan mo ba yan ano? Saan mo ba yan narinig? Doon po sa ano ma'am? Sa negosyo po ng mama ko. 1 plus 1 daw po is 1,500. Na-confuse yung ano yung teacher. Kaya tinawagan yung ina. Eh ngayon yung ina is baliw. Nag-usap yung teacher. Nagustuhan din ng teacher. Kasi sabi ng teacher, ano ba yung sinasabi ng anak mo na 1,500? Sabi ng mama, ito po, teacher, ito, ganito, ganyan. Nagustuhan ng teacher, nag-abil din ng system. Grabe, ganyan po kaganda yung negosyo po natin, guys, di ba? So ngayon, yun. So since our po yung company po natin, nalalaki yung negosyo, so naglagay lang po siya ng safety net para di po malugi yung company natin. Okay, 60 pairs per day. Anong ibig sabihin nun? 60 na papasok sa left, 60 na papasok sa right. So kung 70 yan papasok sa left, yung 60 lang yung babayaran niya na pairing. Okay? So, 60 times 1,500. So, yung income mo dyan is 90,000 per day. Imagine, 90,000 per day. Ako guys, di po talaga ako naniwala dyan. Kung naniniwala kayo sa inyo, good luck. Pero ako, nung nakita ko yung negosyo, hindi po ako naniniwala dyan. Kasi, yung pinakamalaking pera lang po na nahawakan ko before ako nag-unified is only 13,500. Which is, yun yung sweldo ko. Nung nagtatrabaho ako, 13,500. Yun lang yung pinakamalaking pera na hawakan ko. Pero kaya nung pinakita yung sa atin yung negosyo na 90,000 per day, hindi po talaga ako naniwala dyan. Good news. Nangyari na po siya. So, ibig sabihin, totoo pala talaga. Nangyari na po siya sa Manila. Okay? So, what if kaya guys? What if kung mangyari siya everyday? Times 30 days. Potential income mo sa yung pinalabas na 14,998 is 2.7 million per month. Imagine 2.7 million per month na ko-learn. Kahit maka-ano ka na lang yan, maka 10%. Magkano ba yung 10% dyan? 270,000? Para sa iba, malaki pa rin yan eh. O 1% na lang. Kano ba yung 1% dyan? 27,000? 27,000? Okay na yun. Sobrang okay na yun. Yung iba nga, di pa umabot dyan, di ba? Ito, 27,000.
Oh, pangkapi-kapi na 'yun. Oh, bili ka ng isang sakong kape sa Starbucks niyan, 'di ba? So 'yan, grabe po 'yan. 'Yan yung sales match bonus po natin. Ang good news, guys. Meron pa po tayong pang-apat. 'Yan, 'yan po yung tinatawag po natin na residual income. 'Yan. Ano po ba yung residual income, Sir Christian? 'Yan po yung tinatawag po natin na early pension. Okay? Pension. Normally, nagpe-pension tayo at the age of 60, 'di ba? Nagtrabaho tayo ng 30 to 40 years. Nag-resign tayo 50 to 60. Pag 60 na din, nagpe-pension tayo. Ngayon, maganda sana yung pension na yon kung nag-retire ka dahil nagpahinga ka. Eh problema kung nag-retire ka dahil nagkasakit ka, napupunta lang sa medicine. Diba? So ngayon, dito po sa atin, ang good news niyan, ako po, batang-bata pa po ako yan. Actually, I'm 29 years old. Ang good news niyan, hindi ko na pa kailangan ng maghintay ng 60 years old para magka-pension. Kasi kahit 29 years old pa lang po ako, meron na po akong pension po sa Unitime. Yan po yung tinatawag po natin na residual income. Yan. So paano siya? Okay? Earn in every transaction that has been done under your organization from second generation to your to 10th generation. Okay? For example, yan. So yung mga business partners natin, nabayad sila ng bills, meron kang 50 cents. Yung mga business partners natin, nagpadala sila ng pera, meron kang 1 piso. Yan. Nag-insurance, may 1 piso. Nag-airline ticketing, 10 pesos. Pag international, 25 pesos. Okay? So, paano ba yan? Yan. So, for example, ikaw yan. Diba? So, meron kang left team, meron kang right team. Yan. So, nabuo mo yung grupo mo, trinabaho mo yung negosyo kasi nagustuhan mo yung negosyo, nagustuhan mo yung concept ng residual income natin, na kung saan kahit hindi na ikaw yung nagtatransact, pero kumikita ka pa rin. Yan. So, for example, meron kang business partners, nagbayad ng Meralco, meron kang 50 cents. Meron kang another business partners, nagbook ng domestic ticket, meron kang 10 pesos. Meron kang business partners, nagpadala ng pera sa Western Union, meron kang 1 peso. Nagpadala ng pera sa Cebuano, up to 1 peso po yun, guys, ha? So yan, sa PLDT, nagbayad ng bills, meron kang 50 cents. Sa Beko, sa dito sa Cebu, na electric, meron kang 50 cents. Nagbook ng international, meron kang 25 pesos. Imagine po yan, guys. Imagine mo yung sarili mo na everyday meron pumapasok sa iyo na income na kahit hindi ka rin naggamit ng system. Ganun po yung ano, kung pamilya po kayo kanina, kung na-remember nyo pa yung story ko kanina about McDo, na kung saan ang ginawa ni Ray Kroc, nagpa-franchise siya sa system, na kahit hindi na si Ray Kroc yung nagbabantay doon sa tindahan, pero every time na may bibili doon sa McDo na yun na branch, si Ray Kroc kumikita. Ganun po yung system po natin. Kaya sabi ko nga eh, yung system na yun, yun yung ginagamit ng system natin dito sa Unify. Which is ito yung tinatawag po natin na law of leverage system, which is residual income. Na kahit hindi na ikaw nag-transact, yung mga business partners na natin yung gumagamit ng system nila, meron kang income. Ganun po kagrabe yung residual income po natin. Okay? So ngayon, oh, residual income. Imagine mo, 3 to 5 years from now. Grabe, 3 to 5 years ayan guys ha. Imagine 3 to 5 years from now. Nakakreate ka po sa left team mo ng 5,000 katao sa left. Yan, at saka 5,000 katao sa iyong right. So 3 to 5 years from now guys ha. Malayo pa po yan, 3 to 5 years from now. Nagtrabaho nga tayo ng 30 to 40 years, di ba? Tapos walang nangyari. O, ngayon dito, 3 to 5 years from now lang. Okay? So 3 to 5 years from now, alam nyo na yan. O, 3 to 5 years from now, 5,000 sa left, 5,000 sa right. So 1,000 katao. Okay? So 1,000, 10,000 katao. So 10,000 katao. Yung 10,000 katao, may sariling system. Tama? Magbabayad ng bills. Okay? Okay. 10,000 katao, magbabayad ng bills. Ano ba yung common bills sa bahay? Tubig, kuryente, internet. Yung iba, may mga credit card pa yan, mga school, mga insurance pa. Diba? Marami. So, pagpalagay na lang natin, guys, tatlong bill. Tubig, kuryente, internet, or wifi. Kasi sabi nga nila, pag walang wifi, walang buhay. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, napaka-importante na meron tayong wifi. Okay? So, yan. 10,000 times 3 bills times 50 cents na residual income mo, imagine, pwede ka palang kumita ng 15,000 pesos sa loob ng isang buwan. Guys, yung pinag-usapan po natin tatlong bills dyan,
bills lang po yan ng mga business partners natin. Hindi pa po dyan kasama yung bills. Di ba nagninegosyo sila? Di ba kaya nag-avail sila ng negosyo natin para magnegosyo sila? Para mag-accept sila ng bills ng mga neighbors nila? Guys, yung computation po natin na 15,000 na income mo, sariling bills pa lang po yan nila. Hindi pa yan kasama yung bills ng mga kapitbahay nila. Imagine mo na lang yan. Di ba? O, pagpalagay na lang po natin sa ticketing yan. Di ba? Sa ticketing meron tayong 10 pesos. 10 pesos times 10,000. Nag-book na lang yung 10,000 muna downline ng isang ticket sa loob ng isang buwan na lang. O, meron kang 100,000 pesos. Imagine 100,000. One way lang yun, ha? Ewan pa, paano kung balikan pa yun? 200,000 pesos. Domestic yun. Hindi pa kasama international. E paano pagkasama pa yung international? Diba? 250,000. Balikan, 500,000. Residual income. Piso-piso, gis-gis. Guys, ganun po kagrabe yung residual income po natin. Kaya dito po talaga kami nababaliw eh. Grabe. Nababaliw po talaga kami dito. Pag malaga, imagine nyo lang guys ha, itong cellphone ko. Ito, pangalawa tong cellphone ko. Pero yung cellphone na sinundan po nito, kinuha ko po siya sa ating sister company na which is Quick Financing. Okay? So yung cellphone na yun, binabayaran ko po sa sister company natin na 1,000 plus sa loob ng isang linggo, every week. Imagine mo yun, natapos ko siyang bayaran isang taon yun eh. 1,000, residual income lang yun. Residual income lang yung pinangbayad ko dun every week. Grabe, kung sabi ko, grabe talaga yung residual income. Diba? So ngayon, hindi pa kasama insurance yan. Mag-purchase na lang ng sariling insurance nila every year. Every year na lang kasi personal insurance nila. Renew natin every year yan eh. Meron kang 10,000 pesos. Diba? Grabe. So ngayon, hindi pa kasama yung remittance. Padala na lang ng pera. Isang beses na lang sa loob ng isang buwan. Pero normally yung mga Pinoy, lalo na nasa mga abroad, nasa ibang lugar, hindi lang yan isa, dalawang beses magpadala ng pera. Minsan tatlo, apat na beses pa. Diba? 10,000 pesos. Imagine yan yung kikitain mo, residual income. Grabe guys. Kaya, nako, ako sa inyo guys, start, simulan nyo na po yung negosyo po natin kasi napakaganda po yung negosyo natin. So yan, so Sir Christian, napakaganda po na negosyo na pinakita mo, paano po mag-join dyan? Okay? So paano po tayo mag-join yan? Fill up lang po kayo ng application form either sa cashier po natin or yung sponsor nyo po, bibigyan po kayo ng application form. Tapos, yung franchise payment nyo po, pwede nyo po yung deposit sa bank account ng company or over the counters or yung may mga yung mga sponsor ninyo, may mga kakilala yan na mga hub owner, yan. Tapos, pwede 2 valid ID lang po yung government ID yung kailangan, yung clear copy po ha. Yan. So, yan lang po yung kailangan para po magsimula sa negosyo. Sobrang dalila po para magsimula sa negosyo po natin. Okay? So, saan ba tayo pwede mag-deposit? Yan. So, yan po yung video account po ng company. Yan. Sa po, dyan po kayo sa baba ha. Yan pong for PNs or product purchase, dyan po kayo. Tapos yan po yung sa security bank naman. Okay? So, yun lang po. Grabe. Congratulations po. Yun na po yung natin. Napakagandang negosyo po natin. Yan, di ba? So, grabe. Na po talaga ako, nababaliw po talaga ako sa negosyo natin. Kasi kahit naka-pandemic, alam mo yun, kung hindi nag-pandemic, hindi nag-doble, nag-triple yung income po namin. Grabe po yung grabe po yung naibigay po talaga ng Unified sa amin. Kaya we're so blessed po, we're excited na i-share yung negosyo talaga kasi grabe yung naibigay na tulong po yun sa amin. So lalong-lalo na po, grabe, lalong-lalo na po sa tao na to. Grabe. Kasi siya lang nang po naman ang top 1 ng buong Unified Products and Services. Grabe, nung nakilala ko yung taon to, grabe, very humble. Alam mo yung parang hindi mo akalain isang milyonarya, hindi lang milyonarya talaga, multi-millionaires talaga. Akalain di mo, nakakausap mo face-to-face, pwede ka magtanong sa kanya, paano niya ginagawa yung negosyo, nagbibigay siya ng mga advice. Grabe yung talaga, down-to-earth na tao talaga to. Kaya, talaga, grabe yung saludo ko to, sa tao na to talaga guys. Kaya, dapat niyo po itong pakinggan yung tao na to. Grabe, ready na po siya. Nakikita ko na po. So, pwede po ba nating palakpakan? Walang iba, kundi si Ma'am Marvie Dacillo. Grabe, Ma'am Marvie.
Ayan, good morning po sa ating lahat. Then good afternoon po sa lahat ng mga non-members po dito po na umaten. So okay lang po bang palakpakan natin si Sir Christian? Grabe, napakalupit po at napakaganda po yung business presentation niya for today. So welcome po ulit sa mga guests, sa mga members na nandito. Good morning, earnings sa ating lahat. Okay lang po bang mag-share ng konti kung paano din po ako napa-join sa Unified Products and Services and paano din po talaga binago yung buhay ng 360 degrees. So, by the way, I'm Marvie Asonto Dacillo, all the way from Pulau Mulok, South Cotabato. So, tubo Mindanao, Bisayan dako. So, pangalawa po ako sa apat na magkakapatid. Papa ko po is dating boom truck driver sa isang private company, Dolph Philippines. Mama ko po is a plain housewife. So, bata pa lang po, mulat na po talaga ako sa buhay na kinalikha namin na kung hirap po yung pag-uusapan, sobrang napakahirap po. Kaya bilang isang anak mahirap, wala po akong ibang ginawang, kumbaga, hinangad, I mean, kundi gusto ko talagang matulungan yung mga magulang ko. Pero that time, ang tanging naiisip ko lang po talaga para matulungan sila, kundi mapagtapos, kumbaga, matapos po talaga yung kurso ko. So, graduate po ako sa kursong HRM dito sa isang maritime school sa Gensan. At dati din po akong empleyado. Actually, nag-start ako bilang isang empleyado dito sa Gensan. Kaso nga lang, alam naman natin kung magkano lang yung minimum wage dito, lalong-lalo na pag nasa publika ka, tama. So, naging waitress po ako sa isang Japanese restaurant. And that time, inaabot lang po talaga ng 180 pesos a day yung kinikita ko. So, alam mo yung malaking kahilian sa part ng mga magulang ko. Kasi, alam mo yung pinagtapos ka, ginapang ka, then at the end, yun na pala yung sasahurin mo. So, bilang isang anak na alam mo yung gusto ko, andun talaga yung desire na gusto mo talagang tulungan yung buong pamilya mo. At kung yun lang talaga kaliit yung kikitain ko, sabi ko, kahit sarili ko, hindi ko talaga kayang buhayin. Kaya hindi po ako nawala ng pag-asa. Naghanap po ulit ako ng panibagong, bagong opportunity kasi hindi po ako nagtagal bilang isang waitress. 1 year lang po yung tinagal ko talaga doon. So, kung hindi ka daw papalarin sa Pilipinas, diba? Anong next na option na gagawin natin bilang isang Pilipino? Try natin mga ibang bansa kasi ang daming nagsasabi, pag ikaw ay mag-a-abroad, baka sakaling yayaman ka. Pag ikaw ay mag-a-abroad, makukuha mo na yung gusto mo. So ako, ma'am, since yun yung, kumbaga, yun yung naitanim sa isip ko at nakikita ko din na may mga anak yung mga amiga ng mama ko na kung saan naging OFW talaga at nabigyan nila ng magandang buhay yung pamilya. So, alam mo yung excited din ako na gusto kong ipalasap yun sa mga magulang ko. Kaya po, way back 2011, lakas loob ko pumili sa ng Pilipinas kasi gusto ko po talagang subukan yung pag-a-abroad. So, ang naging trabaho ko po dun sa abroad, sobrang napakalayo sa naging gusto ko. Kasi, di ba, HRM graduate, alam naman natin, pagkain yung hinahawakan, nasa hotel and restaurant ka. Kaso nga lang, nandun ako sa Dubai, ma'am, way back 2011, ang naging trabaho ko po is naging manicurista po ako at hindi ko po yung kinakahiya kasi sobrang napakarangal na trabaho. Yun nga lang, sobrang napakalayo sa naging kurso ko. Pero yun nga sinasabi nila na stepping stone lang ba kung baga ganun. So, 3 months po akong naging manicurista sa abroad, ma'am. Hindi ko po kinaya yung trabaho na yun kasi dun ko po talaga nasaksihan na sobrang napakahirap po, lalong-lalo na yung maglilinis ka ng paan na alam mo yung magkahalong sakit sa batok, magkahalong sakit sa kamay, lahat na. So, hindi po ako nagtagal bilang isang manicurista. Buti na lang po talaga na-promote ako as receptionist kasi pauuwi na dapat ako ng employer ko. 3 months pa lang ako nung nasa abroad ako. Kinabahan ako that time kasi sabi ko, bago pa lang ako sa abroad, then inutang pa ng mga magulang ko yung pagpalabas ko. Then, pauuwi na akong bigla. So, ako naghanap ako ng paraan para mapastay talaga sa Dubai. Yun nga, lakas loob ko pong kinausap yung manager namin na okay lang ba na posible ba sa isang manicurista na ipromote na lang po ako bilang isang receptionist. So, from manicurista, I'm earning 16,000 that time. Then, napromote ako bilang receptionist. So, I'm very happy that time kasi from 16,000, naging 25,000 siya. And noong time na yon, yun po kasi yung pinakamalaking pera na nakuwakan ko sa buong buhay ko noon. Nung kumikita ako ng 25,000, feeling ko that time mayaman na ako. At sa sobrang overwhelmed sa pera, kasi bilang isang OFW, wala kaming ibang, kumbaga, naiisip, kundi yung perang
yung pirang kinikita namin dyan sa abroad, yung pirang kinikita natin dyan sa abroad, walang ibang kapupuntan kundi padala ng padala ng padala sa Pilipinas. Kasi isa yun sa mga reason natin bakit tayo nag-abroad, kasi gusto natin mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ng ibang sa Pilipinas. Ama. So sa sobrang overwhelmed ko po sa pera that time, never ko po talagang naisipang mag-stay for myself. At alam naman natin, ang isa sa mga pinakapuhunan o pinakakapital ng isang OFW, actually hindi lang siya sa isang OFW, kundi lahat ng empleyado, ang pinakakapital natin is yung tinatawag na katawan. Tama? Kasi sabi nga daw nila, kahit gaano man kaganda yung trabaho natin dyan, kahit gaano man kataas yung position natin dyan, kahit gaano man kalaki yung sinasahod natin dyan, pag once na gumib-up kasi yung katawan natin, yung pangarap natin, pwede kasi maglahong parang bulak, tama? Kasi punan talaga is katawan. So, dumating sa punto, ma'am, na gumib up yung katawan ko, at ang pinaka-worst doon, hindi ako prepared. Nag-start lang po talaga siya sa isang simpleng ulcer na nahulog siya into acute gastritis. Kasi, alam naman natin, lalo-lalo na pa during Ramadan time, sobrang napaka-busy, especially pag nasa Middle East ka. So, yung lunch break namin, instead na 12 noon, inaabot na siya ng 4 p.m. So, dun pa kami, saka pa kami makakakain ng lunch. So, gumitbat talaga yung katawan ko. Yung akala ko noon na ang buhay ng isang OFW, sobrang napakasarap, sobrang napakadali. Akala lang pala talaga yun na karamihan. Pero pag andun ka na pala talaga sa situation na alam yung ikaw mismo nakakaranas, dun mo masasabing sobrang napakahirap pala ng buhay ng isang OFW. Kaya kung ikaw may OFW na nakikita ko ganyan sa akin, alagaan mo talaga ang sarili mo at saka kailangan mo talagang magkaroon talaga ng savings kasi hindi habang buhay OFW tayo. At kung ikaw may kamag-anak, may husband, may wife, huwag natin ipagdamot yung simpleng text, simpleng video call, time na malaan natin sa mga pamilya natin na nasa abroad kasi sobrang hirap ng buhay ng isang OFW. Isa sa mga kalabat namin is yung tinatawag na homesick. Yung homesickness, maho-homesick ka kahit wala kang sakit. Pero pag once na natamaan ka ng homesickness, naku, makakasakit at magkakasakit ka talaga ng hindi mo alam. Tama? At saka yung tinatawag natin culture shock. So, isa din ako talaga doon sa natamaan. Kaya parang yung ordinaryong sakit, naging worse na nag-worse na nag-worse siya. Dala ng yung nga, pangungulila sa pamilya. So, doon ko na napagtanto na yung buhay na inaakala na karamihan na pag sinabing OFW ka, sobrang mayaman, naging mayaman lang din talaga kami sa resibo. Sa resibong pinapadala sa Pilipinas, tama? Yung minsan nakikita natin sa picture or sa video na pinopost ng isang OFW, kasi naranasan ko yun, ma'am. Yung akala natin sobrang happy, sobrang easy lang, sobrang ang sarap. Pero behind that picture, behind that video, hindi natin nakikita yung sobrang paghihirap ng isang OFW. Kasi iba pa rin yung naghahanap ka ng mapagkakaperahan. Alam mo yung malayo, sobrang napakalayo mo sa pamilya mo. Kaya kailangan din talaga natin na magkaroon ng extra income. Kasi isa yun sa mga na-realize ko nung nasa abroad ako, sabi ko, iba ka pala talaga pag meron kang tinatawag na backup income. Kasi pag hindi na nag-work up yung unang plan, pag hindi na nag-work up yung unang pinagkakapirahan mo, at least meron kang tinatawag na backup income. So yun yung wala ako noon. Kaya swerte mo kung ikaw may nanonood kasi ngayon, ma'am, na isi-share na agad sa'yo yung isa sa pwede mong gawing option para magkaroon ka ng panibagong source of income na hindi ka lang talaga nagdi-depend doon sa sahod mo kasi pag once na gumib up talaga yung katawan mo, naku, ma'am, wag mo na hayaan matulad ka pa sa akin, sir, wag mo na hayaan kasi sobrang napakahirap na alam mo yung pauuwiin kang bigla sa Pilipinas nang hindi ka talaga nakapag-prepare. Kasi in my 3 years, sa 3 years na kontrata ko po sa Dubai, 1 year lang din talaga yung itinagal ko gawa ng yun nga, gumib up talaga yung katawan ko. At bilang isang anak na mataas yung pangarap para sa pamilya din, alam mo yung wala ka talaga naging savings, wala ka talagang naipabi kahit magkano. Alam mo yung bigla kang pauuwiin kasi alam naman natin sa mundo ng employment, no work, no pay yan. One month akong walang naging trabaho, walang tawag. So natural, wala akong pinapadala sa Pilipinas. So dumating talaga sa punto na nag-decide na yung employer ko na
uwi na lang talaga ng Pilipinas kasi one month na talaga akong wala talaga naging trabaho. So pag hindi ka na nakakapinabangan, wala ka na talaga, parang kumbaga, wala ka na talagang participation doon sa company. So pauuwin ka talaga. So yun po yung nangyari sa akin. Alam mo yung hopeless ka, depressed ka, kasi wala kang ibang hinangad, hindi gusto mo talaga matulungan yung buong pamilya mo. Andun yung desire sa puso mo na lahat naman gagawin mo para lang talaga mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo na iwan sa Pilipinas. Pero dumating sa punto na parang feeling ko, parang pinagkakait ni Lord yung opportunity sa akin. So, wag ka lang talagang mawala ng pag-asa. Minsan sa buhay natin, dadaan talaga tayo or kumbaga, may experience din talaga natin yung buhay na gayon. Na gano'n, na akala natin wala nang chance, wala nang hope, pero the power of prayer, maniwala ka. Huwag ka lang talaga mawala ng pag-asa. Just keep on praying kasi God moves always in a mysterious way. Kasi 3 months bago ako uuwi ng Pilipinas, uuwi na lang. Kasi na-introduce agad sa akin si Unified Products and Services. So okay lang bang palakpakan natin? Yung angel ng buhay ko, walang iba si Upline Irish, si Atonto Manuel, yung taong nag-introduce sa akin ng business na ito. Kaya ngayon pa lang, ma'am, sir, pasalamatan mo na yung taong nag-invite sa'yo. Kasi may gusto silang i-share sa iyo na kailangan mo din talagang nakita kasi yan yung nangyari. Yan ang nangyari sa kanila or nangyari sa amin kasi nung time na nandun pa ako sa Dubai, sabi ng kapatid ko, ate, may magandang negosyo. Since andyan ka sa abroad, hindi ka na mahihirapan pagdating sa mga market mo. It's because lahat ng mga kasamahan mo dyan na nasa abroad, market mo na yan kasi napapadala yan ng pera. Uuwi yan ng Pilipinas. So may ticketing, may remittance. Pero that time, ma'am, since very close-minded ako, lalo-lalo na nung nalaman ko na may bilog-bilog, diba? Karamihan naman talaga, first impression in network marketing, sobrang napaka-negative. Ganun din po ako noon, ma'am. Sobrang negative ko talaga when it comes network marketing kasi wala pa nga akong idea, wala pa akong alam. So sabi ko sa kapatid ko noon, ini-insist niya kasi talaga na sobrang ganda ng Unified, pero diba, yung sinasabi nila na kahit gaano man kaganda yung opportunity na sinishare sa'yo, pag once na close-minded ka, hindi talaga yan ma-absorb ng utak mo. Tama. So yun po yung nangyari sa akin. Actually, 3 months po ako niligawan ng kapatid ko. Hindi niya na po talaga ako tinatantanan. Sabi niya sa akin, ate, panuorin nitong video na ito. Pero ma'am, ang pinaka sad part doon, hindi ko po talaga nag-grab yung opportunity ni Unified when I was in Dubai. So isa yun sa mga pinagsisihan ko up to now kung bakit hindi ko kaagad siya naumpisa nung nasa abroad ako. So to make the long story short, umuwi po ako ng Pilipinas way back 2013. That was February. Pero ang good news po dyan, ma'am, hindi man ako nakapag-join doon sa abroad, pero hindi po ako pinantanan ng kapatid ko. And then, napatulong na po talaga siya sa mga pinitan ko. Okay lang bang palakpakan natin our Hall of Famer, Ma'am Chimiglan Labran, and our top 5, Ma'am Angie Escalica. Sila po yung pinitan ko. So, magpapapamilya na po kami dito. Pinsang buo ko po, ma'am. Ini-insist na po nila talaga sa akin na sabi nila, may nakita kami sa Unified Products and Services na kailangan mo din talagang makita. So, hindi na po ako for the second time around, hindi na po talaga nila ako in-invite sa ganitong orientation, kundi kinidnap na po talaga nila ako. Kasi nangibabaw kasi sa akin that time yung pride. Eh, diba? Kung sino pa yung walang-wala, siya pa yung ma-pride. Ganun ako noon. Kaso nga lang, dahil sa gigil at saka determination talaga na kapatid ko at ang pinsan ko na makita ko talaga ang beauty ng Unified Products and Services, kinidnap na po na talaga nila ako sa isang orientation. Akala ko, banding-banding lang. Pero nung time na nakaupo ako, offline presentation yun. So, nung nakaupo ako sa harap, na ando na yung speaker, alam yung wala kang ibang magagawa kundi makinig na lang kasi pinaupo ka talaga sa harapan. So, that time, ma'am, I dropped down my pride. Sabi ko, wala naman sigurong mawawala kasi matagal na akong walang-wala. Pero what if pakikinggan ko ang ganitong negosyo? Baka sakaling may mangyari at may madagdag, may itulong sa buong pamilya ko. So, yun po, ma'am, sa kalagitnaan ng presentation, alam niyo, yung dating noknokang negative, yung dating ayaw ko talaga mapakinggan ang Unified Products and Services, pero sa kalagitnaan pa lang ng presentation, yung katulad sa pag-present kanina ni Sir Christian, nabaliw po ako, ma'am. Isa po ako sa mga, alam niyo, yung excited, hindi pa natatapos yung presentation, pero ang dami na pumapasok sa isip ko, tama pala, dapat andun pa ako sa Dubai, dapat nakapag-start na ako kasi sobrang ganda pala ng ticketing business. Imagine, in just 4 minutes, pwede kang kumita ng 500 pesos. Actually, ma'am, isa talaga ako sa nabuang pagdating sa kitaan sa Unified Products and Services. At yung isa sa mga nakapag-push talaga sa akin kung bakit ko talaga susubukan yung Unified,
yung may mga taong nagtatestimony. Yung katulad sa ginagawa ko ngayon, isa ako sa mga nagtatestimony na may nabago talaga yung buhay, it's because of this business. So, during my time, yung way back 2013, may dalawang taong nagtestimony noon. Sabi ng isang bodigero, alam mo yung isa siyang bodigero, pero it's because of this business, nagkaroon siya ng SUV sasakyan. Meron pang isang nagtestimony na high school graduate, father sa biyaran, it's because of unified products and services, naging millionaire's club. Nung narinig ko yung testimony ng mga taong ngayon, sabi ko, wow, anong meron sa ganitong negosyo? Bakit yung mga kapwa ko ordinaryong tao nabigyan ng malaking break, nabigyan ng malaking chance na mabago yung buhay? Samantalang ako, kung titingnan natin, kung attainment lang ako, nakapagtapos ako, pero ni isa sa mga binabanggit nilang resulta, wala ako. So, doon pa lang, ma'am, alam mo yung curious ka, sabi ko, there's something on this business na kailangan ko talagang ma-discover. Pero hanggat hindi ko matatry, hindi ko susubukan, hindi ko talaga malalaman kung ano ang meron sa negosyong ito. So, wala din po akong kapera-pera noon, ma'am, nung na-invite ako for the second time around sa negosyong ito. Pero naging klaro lang talaga sa akin na pwedeng maging way to unified products and services na pwede talagang mabago yung buhay mo at matupad yung pangarap mo. So, ginawan ko po siya ng paraan. Diba, alam naman natin, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, marami kang pwedeng gawing dahilan. Sabi ko, tapos na ako sa dahilan. Kasi 3 months in Dubai, hindi ko po nagawan talaga ng paraan na makapag-join sa Unified. Pero sabi ko, this time, hindi ko napapakawalan yung opportunity. Kasi diba, sabi daw nila, opportunity, not only once. Eto mga ka-twice ang na-introduce sa akin. So sabi ko, baka mawala pa yung blessing. So, kasi hindi ako pinatulog ng Unified after the presentation. Tunay sa akong hindi pinatulog ng Unified. Kaya pag after nito, ma'am, hindi ka makakatulog, nako, sinyalis na talaga yan. Kailangan mo talagang mahanapan ng paraan para ka makapag-join dito. Kasi ang ginawa ko pong paraan that time, ma'am, nangutang po ako at hindi ko po ikinakayang mangutang. Bakit? Produkto po ako ng 10% ng mga magulang. Apat po kami magkakapatid, napagtapos po kami. Papa ko is a boom truck driver, mama ko po is a plane housewife, pero napagtapos po kaming apat. Degree holder po kami dahil sa diskarte, sipag-saga ng papa ko na utang bayad. At yun po yung nagbigay ng idea sa akin kung bakit ko rin talaga pangutangan yung kapital na 14,998. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag hindi kami nakahanap ng paraan para mabayaran yung utang namin, alam naman natin, pinaka-worst thing pag ikaw nangungutang, mas malaki pa yung interest ka sa naging kapital. At nung nakita ko si Unified Products and Services, ma'am, solusyon po yung nakita ko na pwede makapambayad ito. Pag ito gagawin ko, pwede itong kumbaga maging way na makapambayad na kami sa mga naging utang namin. Kaya pinangutangan ko din yung kapital. Sabi ko, baka ito na yung kahuli-hulihang utang na gagawin ko sa buong buhay ko. So nangutang po ako ng 85,000 sa 3 katao, 2 months to pay. Pero ang good thing kasi dito, ma'am, after you join, tuturuan ka kasi what's next. So isa din po ako talaga sa naturuan kung ano yung next na gagawin. So nung nalikom ko po yung halagang 14,998, tinulungan po ako ng mga uplines. Isa po sa mga nagme-mentor talaga sa akin, si Ashimi. So pinsan ko po siyang buo. Sabi niya sa akin, eto lang yung gagawin mo, huwag kang matakot. Yes, normal sa umpisa, andun yung takot, duda. Pero ma'am, kung duda yung pag-uusapan, ma'am, at tagal ko lang pinagdudahan yung sitwasyon namin, bakit hanggang ngayon, sigado pa rin, hanggang ngayon, pobre pa rin, mahirap pa rin. So, yun yung pinagdudahan ko. So, sabi ko sa pinsan ko, sige, kung ano yung sasabihin mo sa akin, susundin ko. Kasi ang good thing kasi dito sa business na papasukin ninyo, pinasok namin, may sistema na siya. All you need to do is to tap yourself doon sa sistema at gagawin mo na lang siya ng na andun yung 100% willingness na matutunan mo talaga siya. So, copy-paste business. Kinukopya ko lang kung ano yung ginagawa na applying team. Nagpo-post din ako sa Facebook, social media. Kaya this time, ma'am, sir, gamitin natin yung social media, yung Facebook mo, na dapat makapag-income generate talaga siya. Hindi lang yung nagpo-post ka lang talaga na, alam mo yung post lang. Pero this time, kailangan natin matutunan na dapat kumikita yung Facebook ninyo. So, isa din sa tinuro sa akin, magpo-post ng mga promo. So, madali ko rin talaga nakuha yung ROI. So, yung return of investment, actually, hindi pa ako inabot ng 1 month, na ibalik na agad sa akin yung capital ko. It's because of the ticketing
services ni Unified. Kasi nag-post lang po ako, ang good thing kasi dito, di ba may mga piece of fare, 99 fare, 88 days fare, may mga ganun to. Every time na may mga promos yung mga airlines, automatically, si Unified Products and Services, may mga promo din tayo kasi nakipag-tie-up tayo sa kanila. So that time, nag-post lang ako ng mga promo pero hindi ko po in-expect total stranger, deaf and teacher, familiar ba kayo sa mga palarong pambansa players, inter-school pisaan, yung mga ganon. So, sa kaka-post ko, nakukupo yung attention ng isang deaf and teacher. Nag-inquire po siya sa akin ng ticket. Akala ko isang ticket lang yung ipapabook niya. Pero ma'am, nawindang po ako. Bakit po? Since promo po yung na-post ko doon, yung deaf and teacher na total stranger, nagpabook po siya sa akin ng mga palarong pambansa players, softball player, coaches, then volleyball players. Alam niyo ma'am sir, pinabook po sa akin ang Puerto Princesa to Manila, 37 pack na ground trip booking sila. Binook ko po yung 7 to 4 tickets. Okay lang po bang kinita ko ang 37,000 in just 2 hours of booking. At doon po talaga ako nanginig. Sabi ko, wow! Ganito pala talaga kalaki yung business na pinasok ko. Kasi would you imagine 37,000 in just 2 hours lang? At doon na po talaga nag-sink in sa isip ko. Kaya pala maraming mga ticketing outlet ang nag-i-exist ngayon. Kasi minuto lang, ganito pala talaga kalaki yung kinikita nila. Pero dinaig talaga natin yung mga nag-outlet talaga sa labas. Bakit po? Nababayad yan sila ng cash van. May cash van kasi yan. Nababayad yan sila ng renta, tubig, kuryente, tauhan. Samantalang sa Unified Products and Services, using your Android phone, yung kinikita ng outlet sa labas, pwedeng kikitain mo na kahit nasa bahay ka lang at the tip of your fingers, kumikita ka talaga. So, yung pinangutangan kong kapital, ang good news dun, ma'am, hindi pa inabot ng 1 month, naibalik ko na. At ang maganda dun, ma'am, kasi 2 months to pay dapat, 2 months to pay dapat yun. Hindi pa inabot ng 2 months, ma'am, nabayaran ko na yung inutang ko at the same time, nag-i-enjoy na talaga ako sa kinikita ko sa Unify. Sa services pa lang yun. Hindi ko pa naintindihan yung 80%. Pero ang good thing kasi sa Unify, ma'am, ang daming paraan para ka kumita. In fact, hindi ka lang basta-basta kikita dito. Kasi sa negosyong ito, andito yung malaking pagkakataon, andito yung malaking chance na hindi ka lang kikita, kundi pwede pa talagang mabago yung buhay mo at maisa ka para yung mga pangarap mo. Kasi nung time na inaral ko kung ano yung nasa 80% up, diba sabi ko, isa ako sa mga negative noon when it comes to network marketing, pero sa kaganda ng mga services na in-offer ni Unified, dalawa lang ang posibleng itanong ng tao sa'yo. Kahit hindi mo intention na mag-recruit, wala kang choice. Kasi sa services pa lang na in-offered mo, sa services pa lang na pinopost mo dyan sa Facebook mo, dalawa lang ang posibleng i-inquire ng tao sa'yo. Una, Marv, may tikiting ka na pala, na-standard kasi yung isa sa mga pamilya ko. Pwede bang mag-inquire? Magpapabook ako ng tiket. Diba? Yun yung usual itatanong sa'yo. Pero ma'am, sa ayaw mo sa gusto, eto din yung pangalawang pwedeng i-inquire ng tao sa'yo. Wow, Marv! Paano ka nagkaroon ng remittance business during pandemic time? Di ba malaking kapital yan? Ano ba yung Unified Products and Services? Posible o posible? Posible po talaga dyan, ma'am. So maraming pwedeng makiyoyos kung bakit ka nagkaroon ng ganitong negosyo. And all you need to do is i-refer mo lang sa taong nag-invite sa'yo. I-refer mo lang sa sponsor mo, sa upline mo. Kaming bahala, ma'am. Parang katulad ngayon. Ipapasok mo lang siya dito, ipapanood mo lang siya dito, kaming bahala, kami ang bahala mag-present. So, nung time na naintindihan ko kung ano ang meron sa network marketing sa 80%, kasi dito sa Unified, sabi ko nga, hindi ka lang kikita, pwede ka talagang yumaman, payamanin dito sa negosyong papatutin mo. So, grabe po kasi, in my 7 years doing this business, ma'am, grabe po kasi isa po ako talaga sa, alam niyo, from ordinary na naging extraordinary na, wala, kumbaga, alam mo yung dating imposible. Kung pangarap yung pag-uusapan, minsan pagtatawanan mo na lang kasi sa isip mo, posible pa kayo makuha ko yan. Wala nga akong pamatay, wala nga akong pera. Pero nung time na nakita talaga ang negosyo ng Unified Products and Services, isa sa mga naibigay talaga sa akin is yung chance. Yung pagkakataon. Kasi kung iisipin natin, ma'am, kung opportunity po yung pag-uusapan natin, ang daming opportunity sa labas. Pero bilang isang ordinaryong tao, bilang isang manicurista, ano ba yung opportunity na naghihintay sa akin para maitakatuparan ko po yung pangarap ko? Wala na akong ibang maisip pa. Kasi I've been to employment, walang nangyari. I tried na maging OFW, walang nangyari. Pero nung time na nakita ko si Unified Products and Services, doon po talaga nabuo na posible pa pala talagang matupad yung pangarap ko. Kasi sa negosyong ito, hindi tinatanong yung status in life.
Mayaman ka ba? Mahirap ka ba? Kompleto ka ba? Disabled ka ba? Nakapagtapos ka ba? Tambay ka ba? Whatsoever. Walang pakialam ng company. Ang tanging pakialam ng company, may pangarap ka ba? Ang tanong, may pangarap ka ba na gustong tuparin sa tulong ng Unified Products and Services? So, grabe po matang kasi life-changing business sa Unified Products and Services. I started Unified at the age of 26 years old. I was single that time. Now, ma'am, I'm 32 years old. Married na po ako. May dalawa na po akong anak. Yung negosyong pinasok ko na akala ko future lang yung mababago, future lang yung kumbaga may ibibuild ko dito, even the future of my children pala. Kasi pwede talaga mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin sa tulong ng business na papasukin mo, sa tulong ng Unified Products and Services. So in my 7 years, grabe po, kasi isa din po talaga ako na nababaliw sa resultang meron ako, kasi I'm just only 32 years old. Pero dahil sa negosyong ito, nakita ko yung shortcut na hindi mo kailangan ng 13 years in service, 15 years in service, 20 years in service, 30 years in service para maisakatuparan yung pangarap mo. Yung 3 to 5 years na gagawin mo yung negosyo, nang hindi ka mag-iisa, pwede talagang matupad yung pangarap mo. Kasi isa na po talaga ako sa mga binago ng Unified Products and Services. Pero bago ko po i-continue yung life-changing na nagawa sa akin ng business na ito, hayaan niyo po akong tuturuan kayo kung ano yung next na gagawin niyo. Since nakita niyo na kanina kung gaano kaganda yung business na naipresent ni Sir Christian, ngayon po, ma'am, ano lang ba yung ginawa namin? Ano lang ba yung ginawa ko noon? Bakit ko ba naabot yung pangarap ko? Bakit ba ako nagkaroon ng ganitong kagandang buhay? Kasi ang ginawa ko lang din po talaga noon is, taglit lang po, may isi-share po ako sa inyo na PowerPoint. Ito po. Ayan po. So, ano lang ba yung ginawa ko noon na dapat mo din gagawin ngayon? So, ang gagawin mo lang is mag-decide. Kung nagustuhan mo yung business na naipresent kanina ni Sir Christian, it doesn't matter kung may pera ka ngayon o wala. Ang importante, nakapag-decide ka kung gusto mo, mag-yes ka, kung mag-no ka, kung ayaw mo, mag-no ka. Pero isa lang yung sasabihin ko, ma'am, when you say no, andun po yung salitang sayang. Kasi bibihira ka lang makahanap ng ganitong klaseng negosyo na sa halagang 14,998, pwedeng mabago ang takbo ng buhay ng buong pamilya mo at pwede kang mabigyan ng magandang source of income. So, kapag di-decide, ma'am, huwag mo lang muna kasing tingnan yung capital na ipapalabas mo. So, pag nasa Pilipinas ka, it costs 14,998. Pag nasa UAE ka, so since meron po tayong office doon, it costs 1,500 dirhams. Pag nasa Hong Kong ka, may office din po tayo sa Hong Kong, it costs 2,500 Hong Kong dollars. Huwag mo lang po munang tingnan yung capital na ipapalabas mo. Although yes, pag ikaw daguhan, natural na sasabihin mo malaki siya. Malaki naman talaga yung 14,998 pag expenses po yung pag-uusapan natin. Kasi marami ka nang pwedeng bilhin sa halagang 14,998. Pero ma'am, negosyo po yung pinag-uusapan natin. At saan ka makahanap ng ganito kagandang klaseng negosyo na kung saan 14,998 lang yung pakakawalan mo, pero magkakaroon ka ng ticketing business, bills payment, remittance, travels and tours. Imagine, ma'am, yung business na mapapasayo. This is a multi-million business industry. At ang maganda pa nito, ito yung negosyo na kung saan pwede mo pang ipamana up to 4th generation of your family. Malulugi ka pa ba sa halagang 14,998? No. Kasi kung isipin natin, sige, anong magandang negosyo ang pwede natin i-put up sa halagang 14,998? A, pautang. B, sari-sari store. Sabihin na lang natin sari-sari store, pwede naman siya. Pwede ka naman makapag-start sa halagang 14,998 sari-sari store. Pero practically speaking, bili ka ng barbwire, sabit mo sa isang bintana, doon sa isang bintana, at kayong toothpaste, lahat na, isabit mo lang. Kasi pag gagawa ka pa ng sarili mo talagang store, hindi makakabuo ng isang store ang halagang 14,998. At yung kaninang sinasabi ni Sir Prisya na risk na pwedeng ma-encounter, hindi natin maiwasan. Pag ikaw nagkaroon ng sari-sari store, sa umpisa lang yan, okay. Pero pag once na natamaan ka ng competition, di ba?
pagdikitan ka ng grocery store, anong mangyayari sa sari-sari store mo? Pwedeng magsira-sira store, sara-sara store. Tama? At kung gusto mo siyang, gusto mo ulit siyang buhayin, o di mag-reinvest ka samantalang sa Unified Products and Services Monster sa halagang 14,998, ito yung negosyo na one-time payment pero lifetime na ang business na mapapasayo. At ang goodness dyan, every time na madadagdagan ng services ang e-cash account mo, kasi ang business natin, ma'am, nag-a-upgrade, nag-i-innovate. Ang daming mga malalaking companies na nakita talaga yung potential ng Unified. That's why nakikipag-partnership na sa atin. Expect ka, ma'am, na hindi lang yung services na binabanggit kanina ni Sir Fishan ang mapapasayo, kasi pwedeng madadagdagan at madadagdagan yan. At ang pinakamaganda, habang dinadagdagan ang services na mapapasayo, hindi na nadadagdagan yung ikakapital mo, yung ipapalabas mong kapital, kasi one-time payment lang siya. Ganun kalupit yung negosyong mapapasaya. At ang maganda dito, ma'am, sabi ko nga, huwag mo munang tingnan yung ipapalabas mo. Instead, tingnan mo yung pwedeng ibalik sa'yo ng Unified Products and Services. Kung ikaw may katulad ko, na may pangarap din sa buhay, at wala ka ng ibang maisip pa na paraan para maisakatuparan yung pangarap mo, kasi kung ikaw may, kasi ikaw yung nakakaalam. Kung ikaw may employed at alam mo kinakapos ka pa rin, walang masama pagdadagdagan natin yung kinikita mo. Kasi iba yung sahod mo, iba yung kikitain mo sa negosyong pinasok mo. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, iba pa rin pag meron kang backup income. Lalong-lalo na pandemic time ngayon. Dahil sa crisis na na-experience natin ngayon, ang daming malalaking companies na nagsira. Huwag mong hintayin na isa ka sa mapasama sa tinatawag na retrenchment. So habang andyan ka pa, habang may capacity ka pa na makapag-invest, why not decide now? Kasi yung negosyong papasukin mo, isa ito sa pwedeng makadagdag sa savings ng buong pamilya mo. So ano yung pangarap natin? Yung binanggit kanina ni Sir, nangarap tayo magkaroon ng house and lot, sasakyan, savings especially, at the same time makapag-travel, isa din yan sa mga pangarap ko noon. Kaso nga lang sabi ko, nung hindi ko pa nakilala si Unified Products and Services, ang tanging alam ko lang na paraan para magkaroon ng income is through employment. Kaso nga lang, hindi lahat mabibigyan ng malaking pagkakataon na pwede maisakatuparan yung pangarap mo through employment. Okay lang yung sinasabi kanina ni Sir Fishan, pag ikaw ay isang empleyado na nabilong doon sa mga malalaki yung sahod. Pero pag ikaw ay katulad ko, na nabilong lang sa isang ordinaryong empleyado, ma'am, maniwala ka, kahit abutin ka pa ng 10 years, 15 years, diba? Minsan ang iba, inaabot na ng 15 years in service, pero wala pa rin pagbabago, kasi only our needs lang ang kayang i-provide niyan. Walang masama pag ikaw yung mangarap. At pwede mong gawing option si Unified Products and Services na may isakatuparan yung pangarap mo. Kasi nagsimula lang din talaga kami. Ako, ma'am, nagsimula lang din talaga ako sa isang desisyon. Nag-decide lang ako na pwede pa talagang matupad yung pangarap ko with the help of Unified Products and Services. Kaya huwag mong tingnan yung 14,998. Kasi matagal ka nang umahawak ng 14,998 na nawala lang sa mga kamay mo. Kasi kahit pumunta ka ng mall, patingnan mo, kaso ka sa mall, meron kang halagang 15,000. Ewan ko na lang, paglabas mo ng mall, buo pa ba yan? O minsan gani ang iba, nakakapag-invest ng cellphone, nakakapag-invest ng kung ano-ano, then after that, nabastag, nawala na. Wala. Sorry na lang. Pero dito, ma'am, hindi masasayang yung pakakawalan mong 14,998. Kasi negosyo yung mapapasayo, at ito yung negosyo, ito yung business of the century. Imagining mo na kahit nasa bahay ka na lang, kahit cellphone lang yung gagamitin mo, ma'am, pero dahil sa cellphone na yan, dahil sa e-cash account ng Unified Products and Services, yung binabanggit kaninang kitaan ni Sir Christian, nakakabaliw siya kahit nasa bahay ka lang. Galing siya. So, either magde-decide ka lang ng yes or no. So, next yung gagawin, ma'am, is to try the business. Try mo lang, kasi kami, ma'am, tinry lang din namin. Again, normal sa isang baguhan na makaramdam ka ng takot. Kakabahan ka, magdududa ka. Bakit money involved ito? Pero ma'am, huwag ka nang magduda. Sir, huwag ka nang magduda.
Kasi yung business na papasukin mo, malalaki yung companies na ka-tie up natin. Andiyan si Meralco, andiyan si Cebu Pacific, si Western Union, si Cebuana Lulia, anong punto ko? Malalaking company sila. Kung sila nga hindi nagduda, tayo pa kaya? Ako pa kaya? Tama? So, wag mo lang pagdudahan. Instead, itry mo na lang. So, sa pagtatry natin, dalawa lang yung pwedeng pupuntahan mo. Either you fail or you become successful. Pero dito, ma'am, sa Unified Products and Services, masasabi ko, paggagawin mo talaga siya ng seryoso, paggagawin mo talaga siya ng tama, walang failure na mangyayari dito. Kasi halos lahat ibinibigay na ng company. Sponsored na yung binibigay ng company. Tuturuan ka, lahat ng learnings ibibigay sa'yo, at the same time, maraming paraan para ka kumita dito. Pwede kang kumita through services, pwede kang kumita through network marketing, sa binary system, pwede kang kumita sa pagbebenta ng product. Ma'am, grabe po! Kasi hindi lang wellness, unified wellness product ang meron sa atin. Naku ma'am, abangan mo lagi yung ano natin, yung ang tawag dito? Sa URTV natin, oh, may mga gadgets na din, oh, soon may mga appliances na rin, so sobrang ang dami. At the same time, pwede kang kumita sa multi-level sa MLM kitaan. So dito ma'am, yung halagang 14,998 mo, nako, pwedeng times 3, times 4, times 5, times 4 yung ibabalik sa'yo pag ikaw yung naging successful dito. So, kaso nga lang, di ba, hindi naman din talaga natin maiiwasan na yung tao takot talagang subukan ang pagnenegosyo. Kaya nga, di ba? So, kasi may mga rason. Ito gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung mga common reason ng mga tao bakit takot silang magnegosyo. Baka isa ka rin sa mga magkaroon ng ganitong rason. So, una, bakit ayaw ng tao mag-try ng business? Kasi sabi daw nila, risky. Ma'am, lahat ng naging successful sa pagnenegosyo, risk taker yan. Tama? So, kung ikaw, alam mo yung hindi ka pa nga nakapag-try, pero ang iniisip mo, baka malugi, o malulugi ka talaga, kasi yan na talaga yung naka-implant doon sa utak mo. So, dito ma'am, sabi ko nga, eto yung negosyo na kung saan may sistema na. All you need to do is to follow the sistema, itatap mo yung sarili mo, pag-aaralan natin siya nang hindi ka nag-iisa, so dito ma'am, imposibleng malulugi ka. Kasi sa services pa lang, kung sa Bisaya pa, damukon yung kagtago. Bakit nung nag-post ka pa lang sa social media, eto yung negosyo na kung saan even sarili mo, market mo na. So, bakit ka matatakot na malugi? Sarili mo nga, market mo na. Bakit? Hindi ka pa member ng Unified Products and Services pero naglo-load ka. Hindi ka pa member ng Unified Products and Services pero nagbabayad ka ng bills. Kasi ang bills payment is a mandatory, is an obligation. Mapamayaman ka man, mapamahirap ka man, bayad ka ng bills. Bakit? Kung hindi ka magbabayad, putol. So, ibig sabihin, hindi ka malulugi kasi kahit ikaw mismo yung gagamit ng system, nakakapag-save ka na at the same time, convenient, andun pa yung tinatawag na hassle-free. So, convenient sa part mo na hindi ka na kailangan pang pumunta ng downtown, pumunta ng mga payment center kasi ikaw mismo, yan na yung negosyo mo. So, ganun siya. So, imposibleng malulugi ka. Then, ma'am, ayaw ko mag-business kasi I have no time. Busy ako. Diba, sabi nga daw nila, kung sino yung taong busy, sila dapat yung taong mayamang-mayaman na. Pero ma'am, meron po tayong tinatawag na time management. Diba? So dito ma'am, pwede mong gawing kahit part-time unified. Kung ikaw may empleyado, okay lang yun. Kasi maraming members sa Unified Products and Services na kahit part-time man nilang ginagawa yung negosyo, kahit 2 to 3 hours of their time na ginugugol nila sa Unified Products and Services, but yet kumikitang katulad namin. Tama? So, ang dami ng business partners sa mga OFW na after their duty, day off nila, sa kanila gagawin yung business. Okay lang yun. Maniwala ka, may oras ka talaga. Kasi kung titingnan natin, parehas lang tayo, we have 24 hours a day. Compute natin, 8 hours kang nagtatrabaho. 8 hours kang matutulog, 16 hours na lahat yun. 2 hours travel, 18 hours na yun. Pagpalagay natin, pag uwi ng bahay, spend time sa family mo. 4 hours, 22. Kahit sabihin na lang natin, saan mapupunta yung 2 to 3 hours mo? A, makikipagsisimisan sa kapitbahay.
B, manonood ng TV. Why not this time? Gamitin natin yung 2 to 3 hours of your time para sa negosyong papasukin mo. Kasi ikaw yung boss sa negosyong ito, ikaw ang payayamanin ng negosyong pinasok mo. Kahit 2 to 3 hours man yan. So ganun siya, maniwala ka, may oras ka talagang pwede ma-spend. Bakit? Di ba? Ilang buong, kumbaga buong buhay mo nga na ibibigay mo dyan sa ginagawa mo na at the end, alam mo naman na hindi ka payayamanan dito pa kaya na sa halagang 42,998 sa 2 to 3 hours of your time, pwede kang umamang katulad namin, pwede mabago yung buhay mo at naistakatuparan ang pangarap mo. Tama? So may time ka talaga dyan. Then pangatlo, ma'am, ayokong mag-business kasi I have no skills. Yung karamihan, yung isa sa mga kinakatukutan. Bakit ayaw nilang mag-business? Pero ang good thing dito sa Unified Products and Services, ma'am, sabi ko nga, isa po ako so walang kaalam-alam sa negosyo. Ano bang alam ng isang manicurista? Pag-kuskus lang ng kuko. Pero gaya nga ng sinabi ko, my sistema sa Unified Products and Services. Ito yung negosyo na kung saan, after you join, tuturuan ka what's next. Hindi ka tulad sa labas, mag-put up ka ng negosyo, ma'am, kakabahan ka. Bakit? Pag wala kang alam, useless ang kapital mo. Diba? Ano yung kailangan isaalang-alang pag mag-put up ng negosyo? Una, kapital. Hindi lang magtatapos sa kapital kasi aanin mo yung kapital pag wala kang experience, knowledge, skills, ideas. Matatakot ka talaga kasi pwede kang malugi. Pero sa negosyo ng Unified Products and Services, most especially in network marketing, may sistema na. Maliit ang kapital, pero andun yung malaking potential income na kailangan mo lang gawin, sundan mo lang yung sistema, aaralin mo lang siya, at ang good thing nito, eto yung negosyo na kung saan hindi ka mag-iisang aralin yung business na pinasok mo. Ang daming taong susuporta, ang daming taong tuturuan ka. Hindi ka tulad sa labas, mag-business ka. Ikaw lahat, talo mo lahat. Diba? Samantalang dito, marami ang taong tutulong sa'yo. Kaya huwag kang matakot kung wala kang skills. Kasi ituturo sa'yo kung paano ka magkaroon ng skills sa negosyong papasukin mo. Then, ang pinaka-last, ma'am, gusto ko talaga mag-business, kaso nga lang, ma'am, wala akong kapital. Diba? Yan yung mga common reason ng tao bakit ayaw mag-business. Pero gaya nga ng sinabi ko, kung nakitaan mo ng potential sa Unified Products and Services na pwedeng maitakatuparan yung pangarap mo, pag gusto mo, marami kang pwedeng gawing paraan. Pag ayaw, pwede kang maraming dahilan. Pero ma'am, nangibago sa akin yung gusto ko. Kasi walang nangyari sa akin sa employment, walang nangyari sa akin sa pag-a-abroad ko. Pero sabi ko that time, 2013, what if pag eto gagawan ko siya ng paraan, pag pangungutangan ko yung capital ko dito, what if may mabago sa buhay ng pamilya ko? Baka sakaling may madagdag sa kinikita ko. Nag-start lang ganyan. So what if? Ang what if, yun yung pinaka mahirap na tanong ha, na hanggat hindi mo susubukan, hindi mo talaga malalaman kung ano yung resulta. So, ngayon, tingnan natin. Diba? Namang problema ka ngayon sa pera? Kasi eto po yan, ma'am. Kung pera po yung pag-uusapan natin, matagal na talaga ang tao, ma'am. Matagal na talaga namang problema sa pera. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon namang problema ka rin sa pera? Kasi tingnan natin yung chart na ito. 2020 na tayo ngayon. Kung problema mo pera, ma'am, alam mo ba, ma'am, sir, matagal na natin yung pinoproblema kasi kung balikan natin 5 years ago, 2015, ang problema ng tao, pera pa din. Pero may pagkakaiba. Kasi, tingnan nyo ma'am, mas maliit siya kumpara ngayon. Kasi way back 2015, ang kilo ng bigas, inaabot pa lang yan ng 30 to 40 pesos. Ngayon ma'am, 2020 na, 50 to 60 pesos. Pero ano yung punto ko? Ma'am, bakit hanggang ngayon, sir, 2020 na, bakit pinoproblema pa rin ng tao pera? Kasi malamang sa malamang, 5 years ago, hindi nagawa ng paraan na dapat ngayon financially stable na, financially okay na. Buti na lang 2013, nakapag-decide ako kasi yung dating pinoproblema namin sa pera, thanks God, kasi nasusolusyonan na talaga ngayon. Pag hindi mo gagawa ng paraan ngayon, maniwala ka sa hindi. Magkukross pa rin ang landas ng mga taong nag-invite sa'yo. Ma'am, maniwala ka, 5 years from now, pag hindi mo siya susubukan, pag magkita tayong muli,
isa pa rin yung babanggitin mo o problemahin o pinoproblema mo pa rin yung pera. Pero mas malaki na siya. Kasi yung kilo ng bigas, aabuti na ng 100 pesos per kilo yun. So why not ngayon pa lang? Huwag mo nang hintayin yung 5 years from now. Ngayon pa lang, itry mo na. Kasi baka 5 years from now, diba, maging financially okay ka na katulad namin. So try mo na. Kaya nga yung sinasabi nila, today is the result of your yesterday. Kung ano yung situation mo ngayon, kasi yan yung napag-desisyonan mo noon. So ngayon, so, eto ma'am, bibigyan ko po kayo ng tip. Kung paano nyo po talaga maumpisahan na malikom yung halaga ng 14,998. Una, magbenta ka. Huwag ka mayang magbenta ng laman. Charot. Benta ng laman ng loob ng iyong bahay. Huwag yung mga kidney mo kasi priceless yan. So, magbenta ka ng mga gamit. Kung sa tingin mo, hindi na siya kapaki-pakinabang at pwede makatulong talaga para maliko mo yung 14,998, magbenta ka. Pagdating mo sa bahay mo, nakita mo yung TV mo, try ko nga ibenta muna ito kasi malaki pa naman yung likod nito. O, diba? Binenta mo, inabot na ng ganito yung halaga ng TV mo. O, ngayon, kulang pa rin. Nakita mo, useless ang DVD kasi wala ka ng TV eh. Ibenta mo ulit yung DVD mo. Pero ano yung punto ko? At least naghanap ka ng paraan. Kasi makilyasin yun. Nagde-depreciate yun anytime. Pero thinking yung ginawa mong paraan na kung saan nalikom yung capital mo dito, naturuan ka namin kung paano kumita dito, kahit ilang TV or appliances pa ang bilhin mo pag isa'y kumita, magagawa at magagawa mo. At least nakapag-umpisa ka na kaagad. So, eto ma'am, balikan muna natin yung pagbebenta. Meron dito ma'am, gusto kong i-share sa inyo, dahil sa paraan niya para malikom yung 14,998, meron isa dito ma'am, from Cebu City, single mother, a mother of two, binenta niya yung motor niya. Kasi nakita niya talaga ang malaking potential ng business unified. Kaya hindi po siya nagdalawang isip na binenta niya yung motor niya. Pero alam niyo ma'am sir, buti na lang binenta niya yung motor niya. Kasi nung ginawa niya ng seryoso yung business niya ito, 2 years, I think, after 2 years doing Unified, dahil sa naibenta niya yung motor niya para makapag-start siya dito, ang ipinalit ng motor niya, okay lang bang nagkaroon siya na Montero Sport? Huwag ka, kasi hindi lang Montero Sport yung naibalik sa kanya. Nagkaroon pa siya ng V4 BMW. Siya po si Ma'am Karin Torrigosa from Cebu City. Nagbenta lang din ng motor, pero yun po yung ipinalit sa motor niya, sasakyan, dalawang sasakyan. At napagtapos niya po yung mga anak niya sa college. So, yan po yung isa sa mga pwede mong gawin din, magbenta ka. Pangalawa, mangutang ka. Sabi ko nga, hindi ko po sinakayang mangutang. Ang iba nga, nangungutang pag pesta, kainan, binyag, birthday, then at the end, walay na. Samantalang dito, hindi masasayang yung pangungutangan mo kasi ito pwede mag-generate ng income. Tama? So, mangutang ka. Sanla. Oh. Eto, may ano din pala ako sa utang. Meron isa dito, ma'am. Member din siya ng Unified Products and Services. Nung nakita niya yung potential ng business, hindi po siya nagdalawang isip na mangutang po sa 15 katao ng 15,000. Grabe yung diskarte. Kasi nga, sabi ko, pag gusto, marami talagang nagagawang paraan kasi gusto mo talaga siya. Siya po si Sir Albert Gumisad. Naku, ma'am, nangutang lang ng 51,000 noon sa 15 kataong kaibigan niya. Pero dahil sa diskete niyang ganon, ma'am, si Sir Albert Gumisad, andun na po siya ngayon sa UAE kasi isa na po siya sa pinadala ng company at isa na po siya sa Millionaire's Club. Top earner, car qualifier, travel qualifier ng Unified Products and Services. Saan inabot yung pinangutangan niyang 1,000? Sa UAE siya nandun ngayon. So, or worth it. Tara! So, pangatlong paraan, ma'am, magsanla ka. Baka may mga alahas pa tayo dyan. Ha? Pwede natin siyang ilagay sa phone shop. Don't worry kasi hindi mo naman yan ipaparimata. Kasi pag kumikita ka naman dito, kahit ilang alahas pa, yung pwede mong bilhin, yung kaya mong bilhin kasi kumikita ka na. At least, yan yung isa sa mga paraan na ginawa mo para lang talaga makapag-start dito. So, yan po yung tip na pwede kong i-share sa inyo. Kung paano nyo likumin o malikom yung halagang 14,998. Ngayon po, ang next na gagawin nyo po, pag nakapag-decide na po kayo, then na-try nyo na po, learn the business. So, ang good thing dito, sabi ko nga kanina, wala ka pong
dapat katakutan kasi may sistema na tuturo at tuturuan ka namin dito kung paano mo aralin yung negosyong pinasok mo. It doesn't matter kung ano yung attainment in life, huwag kang matakot kasi tuturo at tutulungan ka ng Team Unified. So, may mga basic subject lang tayo kailangan pag-aralan, yung ONE, paano i-present yung business. Kasi hindi maiiwasan, may magtatanong talaga ano ba yung Unified, gano'n ba kalidas Unified. So, isa yan sa kailangan natin matutunan. Technical Web Tool Orientation, dito po natin matututunan kung paano po gamitin yung system, paano po makapag-transact ng booking, paano po makapagbayad ng bills, lahat na. Usap training, DOT, PDA. So, ito yung mga subjects na kailangan natin pag-aaralan for free. O, saan ko nakakahanap na negosyong libre yung training? Samantalang sa labas, naku, pag mag-put up ka ng traditional business, maghahanap ka pa talaga na magtuturo sa'yo na babayar at babayaran. Samantalang dito, ma'am, libre na. Yun po. Then, after you learn the business, avoid discouragement. Huwag lang talaga muna natin pangunahan yung negosyo. Kaya nga, ito nga yung advice ko sa mga lahat ng mga guests na nandito ngayon. Pag ikay hindi pa member ng Unified, huwag mo muna talaga itong ikwento sa iba. Lalo-lalo na pag hindi ka pa nakapag-start. Kasi ang tao, ma'am, sadyang mapanghusga. Pwede kang husgaan, ay huwag yan, scam yan, ay huwag yan, madami ko narinig, ganyan. Pero ma'am, ito lang yung sasabihin ko, ikaw yung nakakita. Ikaw yung nakarinig kung gaano kaganda yung business at kung gaano kalaki yung potential income na pwedeng mapapa sa'yo, nakikitain mo dito. So, bakit mo sila pakikinggan? Hindi naman sila naka-attend ng orientation. So, anong punto ko? Huwag kang makinig sa mga negatibong tao. Kasi pag ikaw yung makikinig sa kanila, yung buhay mo magiging negative na rin. At yung kaldero nila, magkaiba sa kaldero mo. Kung nakita mo si Unified, katulad ko, na solution siya, na pwede makapagpabago sa buhay ng pamilya ko, pamilya ko, bakit ko sila pakikinggan na at the end of the day, hindi naman sila makakatulong sa iyo, ikaw pa rin yung gagawa ng solusyon sa matagal mo ng problema sa pera. So, si Unified man, solusyon siya. Isa siya sa solusyon. So, huwag mo munang pangunahan, huwag mo muna siyang i-share. Then, minsan hindi natin maiiwasan ganito. Ma'am, ayoko kasi ng networking, ma'am. Diba? So, actually, normal na reaction yun. Kasi sabi ko nga kanina, isa din po ako sa negative when it comes to network marketing. Kasi, meron tayong tinatawag na herd mentality ng tao. Kapag sinabing networking, di ba, minsan sasabihin nila, scam yan. O, minsan, hindi din talaga natin mabiblame yung taong nagsasabi na scam kasi may mga talamak talagang scammer na kung saan kawawa yung mga legit na company katulad ni Unified na nagadamay. Tama? So, pag sinabing networking, paunahan lang. Buti man kayo, ma'am. Nauna kayo, ma'am. Kawawa kami na huli. Pag sinabi networking, benta-benta record, yan yung pagkakaalam ko noon. Nung wala pa akong alam sa network marketing. Wala akong idea. Kaya nagne-negative agad. Pero dito man, grabe. Sabi ko nga, hindi mo kailangan mag-negative. Bakit? Yung negosyong papasukin mo, this is a purely traditional business. Option mo lang yung pag-network. Pwede mong gawin yung business na mag-traditional ka lang. At ang maganda nito, ma'am, sabi ko nga, huwag mo nang pagdudahan bakit matagal nang existing sa market ang business na ito. Kahit wala pa si Unified Products and Services, matagal nang may limitan, matagal nang mayroong ticketing. Traditional talaga ito. Purely traditional talaga yung business na mapapasayo. Gaya nga na sinabi ko, option mo na lang yung pag-network. Pero, sabi ko nga, kahit hindi ka, hindi mo intention na mag-recruit, hindi mo intention na mag-network, ma'am, wala kang choice. Kasi tao ang lalapit at magtatanong sa'yo kung paano ka nagkaroon ng ganyang negosyo. Ganyan kaganda si Unified Products and Services. At gusto kong ipakita talaga, ma'am, kung gaano kalakas, gaano kadami, or gaano kaganda yung market na meron sa Unified Products and Services. Eto, titingnan natin, ma'am, kasi kung networking yung pag-uusapan, actually, laging sinasabi ng presidente natin na kailanman hindi natin pwedeng i-compare si Unified to other network marketing kasi parehas lang tayo ng industry, network marketing. Pero ang laging nilelevelan ni President Emmanuel Pascual, ang negosyo ito, ma'am, ang level nito, yung pang Alibaba, pang Facebook, pang Lazada, yan yung nilelevelan ng
Unified. Pero when it comes to network marketing, when it comes to market, sabi ko nga, hindi ka manghihirapan sa market mo. Kasi even yourself, market mo na. Pero titingnan natin, mama, kung networking company yung pag-uusapan natin, pagdating sa market nila, ano yung edge ng unified products and services? Tingnan natin. Diba, ma'am, may mga alam kang networking company na coffee yung binibenta? Pero ang tanong ko, lahat ba gumagamit ng coffee? Hindi. Hindi naman coffee lover lahat. Pwede, yung magiging market nila is 25% only. Meron ka bang alam na networking company na food supplement yung binibenta? Of course, pero hindi naman lahat gumagamit ng food supplement kasi, diba, ang iba, iba yung priority nila. So, ibig sabihin, pwedeng 25% lang yung market nila. May mga networking na iba na kung saan nagbebenta ng beauty product. When it comes to their market, hindi naman din lahat talaga gumagamit ng beauty product, pero ang market nila, ma'am, is only 25%. Meron din talaga networking company ngayon na kung saan appliances talaga yung binibenta. Na kung saan, yes, gumagamit ang tao ng appliances, pero hindi naman yan siya everyday. During that time na masira lang, then bibili ulit. Only 25% lang yung market nila. Pero anong good niya sa unified product ang 30%? Hindi man lahat gumagamit ng coffee, ma'am, pero naglo-load, of course. So, ibig sabihin, nakuha natin yung 25% market nila. Hindi man lahat gumagamit ng food supplements, pero ma'am, nagre-remittance? Of course, yes. In fact, remittance, OFW, yung pinakamalaking perang pinapasok sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, lahat ng phone shop noon nagiging remittance na. Remittances na. It's because ganyan kalakas ang remittance business na noon. So, nakuha natin yung 25% market nila. Lahat ba gumagamit, hindi man lahat, I mean, gumagamit ng beauty product, ma'am, pero nagka-travel yan. Tama? So, nakuha natin yung 35% market nila. Hindi man lahat gumagamit ng appliances or lahat gumagamit ng appliances, pero ma'am, mandatory, nagbabayad yan ng dues. So, ibig sabihin, kung pagsasamahin natin yan, market lahat ng unified products and unified products and services 100%. At ang maganda dyan, lahat ng mga products na meron dyan, coffee, food supplements, beauty products, appliances. Ma'am, ang good news dyan, ma'am, nasa unified products and services na rin. So, maraming choices yung customer mo kung ano yung gusto niya ipatronize sa business na pinasok mo. Ganun sa kaganda. So, wag ka lang mag-nega-nega. Wag ka lang mag-duda dyan. So, ngayon, ma'am, ang next mong gagawin, pag nakapag-decide ka na, kailangan mong gagawin, mag-qualify quickly ka. Kailangan mo, as soon as possible, pag meron ka naman ng pera dyan, huwag mo nang tatagalin. Kailangan, qualified quickly ka na as soon as possible. Bakit po? Yung taong nag-invite sa inyo, ma'am, kasi di ba dito, pwede lang, option yung pwede yung gagawin mo sa network marketing. Pwede kang mag-network, pwede kang hindi. Pero kailangan mo maintindihan yung tinatawag namin power of positioning. Kami, ma'am, yung taong nag-invite sa'yo, ma'am, mga networker na kami. Tama? So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung pinagsisira namin ng business. Pero pag once na nakapag-decide ka, ipa-priority ka talaga namin na ilalagay dyan sa taas. So, example, this is you, your sponsor. Ito yung taong nag-invite sa'yo. Sabi ko nga, pwede kang mag-join as soon as possible kahit hindi ka mag-network. Kahit sa services ka pa lang, okay lang yun. Ang importante, nakapag-position ka na kaagad kasi wala kang choice. Yung taong nag-invite sa'yo, networker kami at marami kaming kinakausap. Pero since nag-decide ka kaagad, ilalagay ka namin dyan and that is you. So, meron po kami tinatawag na dito na power of spillover. Gaya nga ng sinabi ko, marami pa kaming kinakausap na hindi mo alam. Pero pag once na naging klaro agad sa'yo at nailagay mo agad yung sarili mo dyan, nakapag-invest ka na kaagad, nakapag-registered ka na agad, wala kang choice kasi lahat ng tao, kakausapin namin at mag-join, ilalagay talaga namin dyan sa ilalim mo. At ang tawag dyan, spill over. Kasi since binary yung system, hindi kami pwedeng magkaroon ng tungay na basta-basta na lang kahit saan ilalagay. Ilalagay talaga namin yan doon sa ilalim. At pag ikaw yan, you. Nakapag-decide ka, pwede kang maambunan ng grasa ng upline kasi ilalagay na yan sa ilalim mo. Kahit mag-start ka lang traditionally, okay lang yun. Hindi naman yun big deal kasi option lang naman yung pag-network doon. So, ngayon ma'am, na-realize mo kasi sabi mo, sige, gusto ko lang munang mag-ticketing. Gusto ko lang munang mag-bill payment. Yun lang muna yung gagawin ko. Traditional lang muna. Pero sa ayaw mo sa gusto, since nalagyan ka na ang upline mo ng tao sa ilalim, at nung time na meron na curious na kaibigan mo, bakit ka
nagkaroon ng ganyang negosyo, ano ba yung unified product ng service? Magkano ba yung capital mo? Ang ginawa mo lang, ang gagawin mo lang, i-refer lang. Refer as many as you can. Okay lang bang kaming kakausap? Magre-refer ka lang, pero ikaw kikita. Okay lang ba yun? Of course, yes. So, pag once na meron kang meron tayong nakausap, ni-refer mo sa amin, pwede mo na yan siyang ilagay dun sa kabila mo. Ang mangyayari, ma'am, since nakapag-decide ka at naambunan ka ng grasya ng upline, pag once na ilagay natin dyan sa kabila mo, di ba kikita ka ng direct referral 1,000? Pero since nag-match, di ba, ang sales match bonus, pag na-detect ng system na nagkaroon ka ng isa sa left, isa sa right, kahit hindi mo kakilala, kahit kakilala yan ang tao nag-invite sa'yo, pero once na nailagay niya dyan at naglagay ka ng tao dito, automatic nag-pair yan, kikita ka ng 1,500. O diba? Maganda ba yun? What if yung aim mo, naghanap din ang isa niya? O di nag-1,500, automatic 1,500. So okay ba yun? Baba ang 1,500 mo. It's because nakapag-decide ka as soon as possible. Kasi bakit po ba tatagalin? Pwede mo, di ba, minsan ang iba sasabihin nila, ma'am, saka na lang, next week na lang. Next month na lang, next year na lang. Ma'am, sir, walang pagbabago sa gagawin mo. Kasi gusto mo naman pala siya. Decided ka na nag-yes ka. Pero ang pagkakaiba doon, pag gagawin mo siya ngayon or gagawin mo siya later, oras yung pwedeng mawala sa'yo. Na dapat nakapag-umpisa ka na, na ilaw yung business at the same time pwede ka nang kumita. Bakit po papatatagalin? Mag-decide ka lang din naman ng yes. Tama? So, kailangan qualified quickly. Kung kaya mo ngayon, why not ngayon? Kasi mag-iiba yung bukas. Tama? So, bago po ako magtatapos, ma'am, eto, gusto ko pong ipakita sa inyo kasi isa ito sa mga kinababaliwan namin. Lalo-lalo na ako, ma'am, baliw na baliw ako pagdating sa tinatawag namin residual income or passive income. Ito yung kikitain, ito yung kinikita namin na wala sa employment. Ito yung kinikita na wala sa traditional business, only in unified products and services. Ano ba yun? Ito yung tinatawag natin, residual income, di ba? Ano yung residual income? Yan yung tinatawag natin passive income. Nung wala ka nang gagawin, pero kumikita ka. So parang ngayon, nagtotalk ako sa harap nyo, pero hindi ko alam kung sino yung nagbukmukha na yun sa ilalim ko, pero kumikita ako ng residual income. Yan din yung pwede nyong kikitain dito. So ano yung residual income? Every international booking, kikita ka ng 25 pesos. Pag nagbubook yung taong nasa ilalim mo, wala kang choice directly to your e-cash account, 25 pesos. Okay na ba yung 25? Of course. Sino bang magbibigay sa atin ng 25 pesos? Kung sa Bisaya pa, daginot, ganit ka 2 pesos sa load, 25 pesos pa kaya. Ha? Sa domestic booking, kikita ka ng 10 pesos. Remittance piso, insurance piso, bills payment, 26 pesos. Kaya ma'am, gusto kong ipakita sa inyo yung isa sa mga package na meron sa Unified. Actually, maraming mga packages dito na pwede mong i-avail. Basta ma'am, always magko-consult ka lang doon sa direct sponsor mo sa nag-invite sa'yo kung ano yung structure na gagawin. Pero ito yung isa sa mga gusto kong itakita sa inyo. The power of our early retirement plan package. Pag-uusapan natin yung passive income, yung residual income. Ito worth of 150,000 pesos. Huwag niyo munang tingnan yung kapital. Para ka lang merong pera sa bangko. O, diba? Parang ganun lang kasimpleng example. May pera ka sa bangko worth of 150,000. Ang tanong, ilang years mo kayang patutulugin yung 150,000 mo sa bangko para kumita ng malaki? O, diba ma'am, alam naman natin kung magkano lang yung interest na pwedeng kikitain pag nakatulog yung pera mo doon. Tama? Pero dito ma'am, maa-appreciate nyo yung pwedeng ibabalik ng residual income doon sa perang pinakawalan nyo. Tama? Hindi naman yan masasayang. Kasi nire-invest mo lang. Parang let's say, ang pera mo sa bangko, pag patutulugin mo, anong sabi daw nila? Kahit gaano man daw kalaki yung pera natin na nasa bangko, pero pag once na hindi mo natutunan, paano yan mag-multiply, paano yan mag-generate ang income, mauubos din yan. So dito ma'am, tuturuan namin kayo kung paano natin mas palaguin yung 150,000 mo yung 150,000 mo instead na nasa bangko. Yung early retirement plan package, ito worth of 150,000, 10 accounts. Ito ma'am, pwede mo siyang ipapangalan sa anak mo, basta above 18, anak mo, kapatid mo, husband mo, wife mo, o sino man yung gusto mong pagbigyan ng account na ito. Pero a piece of advice, lalo-lalo na pagbaguhan ka,
Kasi may mga incentives ang company. Ang company namimigay ng travel incentives, car incentives. So, pagbaguhan ka man, pag gusto mo magkaroon ng multiple accounts, ipapangalan mo muna lahat sa'yo. Kasi, yung incentives na ibibigay ng company, accumulated kasi yan. Parang kung meron kang maraming account, so i-accumulate nila ang total income mo. So, mas mapapadali ka doon sa target mo kasi automatic i-add yung kinikita ng bawat account mo. Then, anytime, pag kumikita na yan, so saka mo na i-transfer sa kung sino man yung gusto mong pamanahan ng account mo. Kasi, bakit ko siya pinupost? I have 18 accounts. Hindi ako makakaabot ng 18 accounts kung hindi kumikita ang account na yon. Kasi isa talaga ako sa mga nabaliw sa residual income ng unified products and services. So, ngayon po, if you have 10 accounts, lahat ng transaction, gagawin natin siya on your 10th account. So, ibig sabihin, yung first to 9 account mo, patutulugin lang din natin siya katulad ng perang pinatulog mo sa banko. So, ang tawag doon, savings. Savings lang muna. Pero dito, ma'am, makikita nyo kung magkano ang pwedeng kitain ng account nyo na natulog lang din. Tingnan nyo, ma'am, ha? Example, magtatransa ka dito sa 10th account mo. Bakit sa 10th account? Kasi ang residual income, kikitain mo yan up your account. So, ganun yan. So, example natin, nakapag-book ka ng international ticket. So, di ba, magmamarkup ka ng 1,000. So, kumita ka ng 1,000 sa international booking mo. Ngayon, ma'am, anong kikitain ng isang muna account sa pinatulog mo lang? So, ang 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dyan, kikita yan ang tinatawag nating residual income worth of 25 pesos. 25 pesos, ibig sabihin, ang 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay lang ba, ma'am, kumita ng titig 25 pesos na walang ginagawa. A total of 225 pesos. So, okay lang ba yun, ma'am, na natulog lang yung account mo? Kumita ng 225 pesos? Ma'am, ang tanong ko sa banko, aabot ba ng ganyan kalaki yung kikitain ng interest mo? No. Tingnan natin, ma'am, ha? Ngayon, yung sinasabi kanina ni Sir Christian na projected income, gagawin natin yung negosyo ng 3 to 5 years. 3 to 5 years, ma'am, sadyang napakabilis ng panahon. Nag-umpisa ka ngayon. So, ngayon, after 3 to 5 years na ginagawa natin yung business, nagkaroon ka ng 500 katao sa left, 500 katao sa right. O, maliit ka nga lang yan. 500 sa left, 500 sa right. Nagkaroon ka ng 1,000 members in just 3 to 5 years. Pinakamabagal na paraan. Kasi sobrang napakaliit yung 1,000 na yan. So, 3 to 5 years, 1,000 members. Ngayon, ma'am, ang good news dyan, ma'am. Since nagkaroon ka ng 1,000 members, kahit isang booking na lang, yung gagawin nila isang beses sa isang buwan, international booking, kikita ka 25 pesos residual. Pero since 1,000 sila katao, 1,000 yung nag-transact under your organization, okay lang ba, ma'am, kumita ka ng 25,000? Of course! 10 accounts pa lang yan. Pero ma'am, 25,000, itatimes mo into 10 accounts kasi since nag-avail ka ng early retirement plan package, 10 sa mga accounts mo ang nakabenefit ng booking na ginawa ng tao mo sa ilalim. Ma'am, okay lang bang kumita ka ng early pension worth of 250,000 na natulog ka lang? Ang pinakamagandang tanong, pag meron kang 150,000 sa banko, makakaabot ba yan ng 250,000 pesos ang interest? No, no, no. Tama? Pero dito, ma'am, sa early retirement plan package, mas malaki pa siya kaysa sa pension na kinikita mo ngayon. So, maganda ba? Of course. Kasi natutunan mo paano i-multiply yung pera mo na nakalaan sa banko na pinatulog mo lang din yan ng kahit ilang years, walang pagbabago. Samantalang dito, ma'am, naku, ma'am, yung bills mo, yung monthly bills mo, pwedeng kukunin mo na lang dahil sa residual income mo. Kasi yun yung nangyari sa amin. Maganda o sobrang napakaganda? Of course. Worth it? Of course. Kasi ang ganitong sistema, para lang yan nag-franchise ka. Nagpadami ka ng branches mo. So, every time na magpapadami ka ng branches mo, natural, magpapalabas ka ng kapital. Pero anong good news? Yung sinasabi kong hindi mo ito makikita sa traditional. Kasi, kung example ko ito, nagkaroon ka ng 10 tindahan, pag ako bumili sa 10 sa pang 10 tindahan, sa pang 10 tindahan mo, ang kumikita lang diyan is yung 10 tindahan mo. Hindi kumikita ang 987 na tindahan mo.
Pero dito sa Union for Products and Services, the power of our residual income, pinatulog mo lang yung siyam mo na account. Okay lang ba na i-position ko yung mga anak ko? Okay lang ba na i-position ko yung mama ko? Kasi doon ako gumagamit ng system sa pinakailalim. Pero okay lang ba every Tuesday tatanungin ka ng mama mo, anak, may pera na ba sa account ko? Of course! Bakit? Dahil yan sa residual income. So okay ba yon? Kasi hindi mo na mapipigilan yung mga tao na nasa ilalim mo, magbuka na yung magtatransact yan. Kasi kanya-kanya na tayo ng system. Wala kang choice. Hindi na yan magpapaalam tayo. Gagamit at gagamit na yan ng system. So eto yung sinasabi natin, working smart. Same effort man lang din yung gagawin mo pag kumuha ka ng isang account. Pero dito ma'am, same effort but times fold yung magiging result. Maganda? Sobrang napakaganda? Yes, magandang maganda. Actually, tapos na po ako. Pero eto lang po yung gusto kong bago talaga mag-e-end talaga yung talk ko. In my 7 years doing this business, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, huwag niyo munang tingnan yung kapital. Kasi isa ako sa mga nagpapatunay talaga na isa ako sa mga binago na bigyan ng chance ng Unified Products and Services na matupad yung pangarap ko na hindi pa pala imposible sa isang katulad kong manicurista na mabigyan ng malaking break na yumaman talaga dahil sa Unified Products and Services. So in my 7 years, gusto ko i-share sa inyo yung naging attainment ko, yung naging resulta, kung ano yung naging bunga ng halagang 15,000 na pinakawalan ko din noon. So in my 7 years doing this business, I'm just only 32 years old, pero yung pangarap na pinag-uusapan natin kanina, naku ma'am, grabe po. Kasi even ako, isa po ako sa mga nababaliw din po talaga sa resulta na naibigay ng Unified Products and Services sa akin. So yung sinasabi ko kanina, huwag niyo munang tingnan yung kapital. Instead, tingnan mo po yung pangarap na pwedeng maibigay ng business na mapapasayo. So in my 7 years doing this business, nagkaroon po ako ng hindi po siya isang bahay lang, kasi nagkaroon po ako ng dalawang bahay. So, ito na po yung katas ng 15,000. So, sobrang napakaganda. Hindi pa po ito tapos, pero grabe, isa ako sa nababaliw kasi I'm just only 32 years old. Pero yung buhay na nagbigay sa akin ng Unified, nagsimula lang din po talaga sa halagang 14,990. So, nagkaroon po ako ng dalawang bahay. Hindi lang po yan kasi nagkaroon din po kami ng little farm lot na ibigay po namin ng mga kapatid ko sa mga magulang namin. So nagkaroon po kami ng 900 square little farm lot. Then nakapag-invest din po ako ng overlooking Samal Island, 500 square, sa halagang 14,990. Then isa din po ako sa mga car achiever ng company. So dito ma'am, yung pangarap mo na magkaroon ng sasakyan, naku ma'am, isa talaga yan sa maisa katuparan dito sa Unified Products and Services. Kasi ako po ay isa sa mga nag-qualified way back 2016 na ipalabas ko po yung aking unang sasakyan katas po ng Unified Products and Services to Utah Fortuner. So, and then last year lang po, na ipalabas ko din po yung aking, yun po yung pinaka nakakabaliw. Bakit yung dating manicurista at dati paalang ang hinahawakan, paalang ng Arabo yung hinahawakan. But this time, okay lang ba manibela na ng aking black Camaro Chevrolet sports car? Gago po. At saka ang pinaka maganda doon at ang pinaka masarap since kumikita ka na, kasi dito din po, nabigyan ko din po talaga ng sasakyan yung mga magulang ko. So, tatlo na po yung sasaklan na meron sa akin. Katas po yan ng halagang 14,998. So, at ang maganda din po dito, kasi yung pangarap mong travel, nako, saan aabot yung halagang 14,998 mo? Pwede kang makarating ng Hong Kong, kasi ng Hong Kong na po kami noon. Nakapagpo kay Thailand na po kami. Nakapag-Macau na po ako. Kami, nakapag-Korea na po. At next year, hoping and praying na ma-okay na po yung pandemic, kasi baka next year, mag-Japan po si Unified Products and Services at dapat isa ka sa makakasama namin. So, doon po pwedeng aabutin yung halagang 14,998 na papakawalan mo dito. At ang pinakamasarap doon, kasi since kumikita ka na, hindi lang po ikaw yung nag-i-enjoy. Kasi the rest of your family, pina-experience mo din kung ano yung feeling na makapag-travel din na tawakas
nakawala man lang sila sa lugar ninyo na hindi lang pulumulok dyan saan. Eh, travel ko na po din yung buong pamilya ko. So, katas po yun ng Unified Products and Services. At ang pinakamasarap, yung magkaroon ka po ng savings. Kasi, ang pwedeng bigay ng savings sa atin, peace of mind. Diba? Pag meron kang savings, hindi ka talaga kakabahan. Kasi kahit anong emergencies ang darating sa'yo, at least alam mo sa sarili mong prepare ka. Kaya nga, kailangan natin dito magkaroon ng backup income. Another source, another basket of income. Huwag kang mag-focus lang sa isa. Kasi pag hindi na yan talaga nag-work out, kawawa talaga pag yun lang talaga yung inaasahan mo. Kasi ano nga sabi nila? Kung ang sasakyan nga, kailangan ng spare tire. Ikaw pa kaya, tayo pa kaya, na tao lang, na katawan lang yung puhunan. Kailangan mo din talagang magkaroon ng another basket of income. At pwede mong gawing option si Unified na pwede talagang makatulong para sa buong pamilya mo. At bakit ka ba ginagawa si Unified? Parang katulad mo din, bakit ka ba gumigising sa araw-araw? Bakit ka ba nagsusumikap? Parehas lang tayo ng rason, ma'am sir. Kaya ko ginagawa ang business na ito. Kaya ko ginagawa si Unified Products and Services for my family. Kasi bilang isang anak, it's time para i-pay back yung mga magulang. At wala akong ibang mag-isip na paraan. Only Unified Products and Services na pwede kong maibigay yung happiness para sa mga magulang ko na hindi kailanman nililimitahan. Kasi pwede kang magkaroon dito ng financial freedom. Tama? So, actually, tapos na po ako. I hope na na-inspire ko po kayo. Magtatapos ko ako sa things na ganito. Kung ano yung success na meron ako, nag-umpisa lang po talaga siya sa isang maliit na desisyon na pwede palang makapagpabago sa buhay ng buong pamilya mo. So with that, good morning.